106.7 Energy FM. Same, same, pero iba. 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Good evening once again, Metro and Mega Manila. 7:25 na, aba? Naka-energy na ba ang lahat? Aba, dapat lang, lalo na pagka ganitong oras at ganitong araw, dito na nga ang pinakamasaya. Okay ah! Ay, okay na okay talaga. Okay na okay talaga. Dahil... sobrang okay dahil andito yung mga madaling mapagod na. Alam niyo ba, buong break ang ginawa lang namin ay nagpahinga. Wow! Literal na nagpahinga. Pero habang may binabasa ka, may ano ka diyan, pahiram nga muna nito dahil labo naman ng mata mo. Ang layo na kaya. Tsaka ako, natalsikan niya mata mo, no. Minsan ano? hindi mo kasi maiiwasan na matalsikan minsan. Pag ako pa nagsisipilyo ako. Ako din. Oo nga. Minsan nagtataka ako, bakit ba umaabot sa mata ko eh, sipilyo naman eh. Diba? Pagka pinasok mo na yung ano. Intense ka magsipilyo, no? Ay, ano, actually, binigyan ako ng ano, ng toothbrush na may motor. Si Mami Shaoli. Alam mo, okay naman yun. Oo. Noona, akala na-enjoy ko. Na-enjoy ko kasi nag-vibrate sa bibig ko. Ay, oo talaga. Oo, Brad. Noona, oy. May sensation. Sabi ko, tapos biglang ting, may light bulb ako. Sabi ko, parang may iba pang gamit parang yata ito. Parang gusto kong tanggal yung bristles. parang pwedeng magamit ito sa somewhere. Hindi, yeah, maganda siya sa ngipin. Sa dila, sa ngipin. Oh, kasi sa hindi siya, ano, hindi siya ma-stretch yung ngipin mo. Hindi, at saka yung kahit bums, hindi daw kayang pantayan ng stroke ng yung na, kamay natin, yung kaya niyang gawin. Ah, talaga? Oo. So parang, di ba kasi... Tsaka mali, di ba, yung pagsisipilyo. Yung iba dyan, papa-sideways lang. Mali yun, ha? Maling-maling-maling-mali yun. Dapat yung, swirling motion. Oo, dapat nga talaga, pag ganun, pa up-down, up-down. Yeah. Ganun. Up, kasi nga, up-down. Oo. Dahil, mas mag-i-enjoy ka sa up-down, up-down. Tinasabi ko sa'yo eh. Sa una, mabagal lang. Tapos, pag ano, bibilisan mo na. Talagang, nung nagsipilyo nga ako kanina lang, eh, ganun eh. Mabagal lang. Parang boring naman. Nung binilisan ko na, napapaganon na ako. Sabi, kumakatawa naman. Kumakatawa naman. Parang nakaka-relate din kayo ba? Diba? Nung bumilis na, ayan na. Kasi nga, tapos na. Kasi nga may timer kasi ako. Kaya, ikaw ba? May timer ka sa sipilyo? Hindi ka tumutunog kapag nagsisipilyo ka? Ay, hindi. Hindi ka napapagano pag nagsisipilyo ka. Hindi, mahirap gawin yun. bakit mahirap gawin? Mahirap gawin yun. Tahimik ka pag nagsisipilyo ka. Hindi ako, marahas ako magsipilyo kasi. Eh, hindi din daw talaga dapat yun. Pangit din daw yun. Dapat daw soft lang. Oo, dapat gentle lang for the gums. Eh, feeling ko lang naman, kapag ka soft masyado, parang hindi lumilinis. Feeling ko lang naman. Tsaka ayaw ko ng soft bezel. Ako din. Oo, alam mo, pareho tayo. Pero dapat nga daw, ganun lang palago akin daw eh. Isang linggo lang sa akin ng soft bezel. Yung bikaka na? Oo, ako din nga. Isang linggo lang. Ayaw ko naman ng super hard naman. Meron naman yung medium. Medium, to. Medium bezel lang. Yung super hard, para namang ang sugat, ang sakit naman siya. Pangkuko na yun eh. Hindi ba? Pantanggal ng cuticle. Asa ko kung ang sakit nun eh. Pagbago pa. Ay, nako. Pangipin pa kaya, di ba? Hulaan ko, kape yan, no? Oo. Inantok kasi ako, Igso ba? Hindi. Nako, napag-uusapan ng kape. Mag-MX3 ka kaya. Ay, nako. Oo, talaga. Lalo na sa mga coffee lover dyan. Oo, dali. Mag-MX3 kasi, kasi na-release yung talent mo. Totoo, no? Kasi may high source of vitamins ito eh. Ay, nako. Oo, at saka calcium din. Hindi ang lang calcium yan. Ay good for the bones. Of course. Oo, calcium. Oo, sa ngipin din. Alam nyo ba, ang ngipin ay buto? Oo. Di ba? Oo. Oh, so, goods na goods yan. May antioxidant benefits yan. Ayan, sa mga puyat na lagi. Oo, tapos cholesterol free to. Oh. Di ba? Cholesterol free para sa mga, alam mo na. Mga nag, di ba? Mga health conscious. Low acid coffee rin ito. Oh, para sa mga acidic. Ikaw, acidic ko kay Chico.
Hindi ko nga sure nga eh. Kaya hindi ka pwede magkwintas ng mga ano. Oo, nag-iiba kulay. Nag-iiba kulay. Kaya, tapos may ano din to, low calorie sweetener na ang tawag doon ay sucralose. Diba? Marami kasing klase ng sugar eh. Oo, glucose, fructose, sucralose. Eh, yun yung low, yun yung, ano, yung mga, ang tawag mo yung sugar na ano. Diba? Low calorie. Yan yung hindi nakakapagpataas to ng ano, ng blood sugar level at saka blood pressure. Ayan. Ganyan. Ibigay sa akin yan. So, totoo yan. So, para legit, ito, iniinom ko ngayon. Yan, MX3 mabibili. Siguraduhin lang na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For inquiries, madali lang yan. Punta ka lang sa website nila, mx3ph.com, or tawagan mo sila, 0918-888-8693. Ganun. So, diyo na nga. Ito na tayo. Ito na lang. Babalik na naman tayo sa dilema nating itong gabi na to. Diba? Sa mga, ano, sa mga kaka, ano lang, kakasama lang sa amin, eto na. Sa wakas, no? Napagbigyan na kayo, no? Eto na, masaya na kayo. Eto na dahil yung programang pinamagatang gabi na! Para ang hirap isunod. Iba! Gabi na! Gabi na! Chipa! Chipa! Chipa na! Wow! Gabi na, gusto, chipa na! Gusto may na? Parang mas maganda pag chipa lang. Hindi, sabi mo pa, paano yung pagkakasabi? Gabi na! Hindi mabilis. Chipa. Sabi mo, ganun. Ganun lang. Hindi, ngayon wala pa tayong title. Wala pa. So, iisipin natin yan. So, tutulungan nyo kami, guys. Oo. At it's pag your nalaman namin yung title, na kahit kaya nagsabi, never namin kayo kikredit. Hindi. Kunyari, oo. Kunyari kami nakaisip. Kunyari, bigla lang namin naisip. Pero i-comment nyo dyan. Para makita din namin. wait lang. Oy, bali, asan ka magaling? Sa mga kanina. Galing, alam mo, I feel old. Bakit? Galing ko ng junior senior's prom. Ayan, oh. Okay. Kagabi kaya po ako wala. Saan to, Pangasinan? Sa Pangasinan, sa hometown ko. Salamat kay Ma'am Ninyo, ha, yung aking science teacher na dito mga tanda. Okay. Oo. Oh. So, ba't ka nandun? Eh, nag-judge prom ako. Judge ng JS Pro, may judge. Nag-in ako yung ano, ako yung kanilang ano, yung keynote speaker, parang ganun. At the same time, nag-judge din ako. Ang daming meron na palang ganun siya. 30 awards yata yung pinamigay. Nagmukhang awardee ceremony yung ano, JS Prom. Merong trendsetter of the night. Trendsetter. Eh di apat 'yon. Kasi dalawang pares sa junior, dalawang pares sa senior, di apat. Trendsetter. Isa pa lang, oh, face of the night. Loveliest syempre, pair. Meron pang ano, head turner. Trend ano, glow up. Ang dami. Baka lahat ng estudyante binigyan ng ano. Ang daming awards. Oo, ito. Actually, nandito sa phone ko eh. Sige nga. Parang loveliest pair. Best in cha-cha. Pati yan. Best in waltz. Glow up. Head turner. Trendsetter. Killer smile. Taga-apat kapag kategorya. Best in rigodon. Ano yun? Oo, tapos star of the night. Oh, okay. Male female tapos face of the night, male female. Ang dami. So syempre may criteria 'yan. Diba? Walang criteria. 'Yun ang malupit, walang criteria. Kasi kunyari, 'di ba, star of the night. Walang criteria. Oh, 'di ba? Walang criteria. Oh, eh. May limang judge, mag-away-away lang daw kami kung sino papanalunin. Ang hirap, oh, pero salamat, in-invite po nila ako. In fairness. Sinabi ko sa mga teacher ko kay Chico na next time, huwag nila ako invite sa mga program. Eh ano lang. Hindi ako mapapakinabangan sa lecture, mas gusto ko. Ah, lectures. So ano, so yan bago yan ha. Kasi nung mga panahon natin hindi naman ganyan ang JS Prom. Ako nung wala naman ganyan sa amin. May dalawang awards lang. Star of the night at best dress. Hindi, at saka yung ano, yung 'di ba award yung prom king queen yun. Yun, star of the night. Yun na yun. Yun na din yun. Oh, yun na yun. Yun na yun. Saka best dress. Okay, yun na dalawa lang. Yun na yan. Wala nang iba. Yun naman nga lang. Meron pa kaming ano, meron pa kang award kagabi na hindi ako nakialam sa pagboboto pero ano, darling of the crowd pero LGBTQ lang ang pwede manalo. So baka nga talagang so kanya-kanyang pakulo na. Hindi ko na alam eh. Ang masaya naman pero imagine mo kung anong oras nag-start. Tanong mo sa akin. Anong oras? 9? 8 p.m. Tanong mo kung anong oras tapos? 12. 3:12 ng umaga. 3:12 ng umaga. Alas 3 na tapos kay Chico.
Kaya nasa Maynila ako ng 5:30. Umuwi ako agad. Nilipad ko ang Maynila kasi wala akong tutulugan. Grabe, alas 3. Yes. Naglalabasan na yung mga impacto noon. Yeah. Sa amin hindi. Pauwi pala yung mga kapre. kasi sa probinsya, alas 3. Tapos grabe. 3:12 natapos. Parang dati pagka 11, so late na yun. Actually, umuwi na lahat. Nasa 500 estudyante yata yun, if I'm mistaken. Umuwi na lahat. Ang natira na lang hanggang alas 3 from 12 ay yung mga gustong sumayaw, yung mga... Hindi rin. Yung mga kasama sa top 15. May ganun pa, top 15. Oo. Sa ba trendsetter, top 15 sila. Grabe, na-overwhelm ako. Ganun na ba sa lahat, guys? Hindi ko alam. Ngayon ko na lang narinig yung kwento na yan, yung JS Prom. Ang tagal ng panahon. Oo. May mga school kasi hindi gumagawa ng JS Prom. Meron, oo. Dati sa amin, may year na hindi nag-JS. May mga school. Pero alam mo, masaya ang JS Prom. Actually nga. Oo. Ano yan? Core memory yan ng estudyante. Core memory yan. Tsaka yan yung mga unang, usually ha, yan dyan unang nasasabak yung mga estudyante sa kung paano yung pagdadamit ng... Yes. Di ba? Yung... Pero ibang-iba na yung mga estudyante. Ngayon ang panahon ko, manghihirap ka Amerikana, makaka-attend ka na eh. Kahit actually, maluwag sa'yo. Tama, di ba? Basta magsuot ka lang. Di ba? Kasi walang digital world nun. Basta nakasuot ka, okay. Ngayon, hindi ko eh, Chico. Ang poporma ng mga estudyante. Oo, no? Ibang klase. Pag kinumpara mo yung picture natin dati sa picture nila ngayon, parang nakakahiyang ipagtabi kasi... Tsaka yung makeup nung panahon natin, kahit Chico, hindi... Alam nyo ba makakaiba ng digital makeup sa ano? Sa digital hindi, makeup? Ano? Alam ko ang pagkakaiba. Paano yung digital makeup? Merong digital makeup, ha? Yung mga latest ngayon. Ano kami yung mga airbrush, ganyan? Eto. Hindi ko alam kung nakita nyo na. May picture ako nung sumasali ako ng mga pageant sa amin. Diba pag pumutok ng camera, pack! Diba? Puti yung mukha mo at may team lahat. Puti lahat yung mukha. Oh, kasi yung mga makeup naman ang parang nagre-reflect. Ngayon hindi na, nag-absorb na ng light. Kaya pantay ka na. Taray. Oo. Diba, digital makeup. Mukha ko bang kayo sa lahat ng picture ko kahit sa personal din naman. Dati kasi nga ganun eh. Ganun, oo. Baka kong nilupa. Parang nakachinchan. Yan, oo. Parang lina. Yung anputi. Oo. Kahit hindi ka naman oily talaga, in fairness. Nanalo ako ng ano. Nanalo ko yung feel bad for my JS Prom. Dahil? Kasi nga, nanalo ka. Hindi ako yung star of the night. Hindi ako. Ano nanalo ka? Nagalit nanay ko. Bakit di ka star of the night? Dahil mga awards sa school, ganyan. Ay. Ang nangyari, binigyan ako ng award kasi nagreklamo ako. Anong in-award sa'yo? Citation award. Diba? Parang basta mabigyan na lang ng award. Ginaman ako ng ano. Mabigyan na lang ng award. Ng nanay ko ng paraan. Ano pala kay Doña Grace, no? Ay, nako. Tsaka dyan, diba? Yung iba dyan ang liligaw. So, yung iba dyan sinasagot. Yan, o. Naalala, diba? High school kasi ito eh. Diba? Diyan nung... Tsaka dati nga, naalala ko yun, nakakakaba pala kaya na i-invite mong sumayaw, tapos iniisip mo baka ayaw. Baka ayaw. Mapapahiya diba? Ako. Buti naman nung panahon na yun, yung lahat ng isinayaw ko, umukay naman. Ako puro teacher sinayaw ko nun. Parang hindi yata sila kasali. Ewan ko. Andun yung mga teachers ko nun. Andun naman, pero parang kasali sila kasi sa... Ano eh, bata po siya ako, ma-PR na ako kay Chico eh. Ayun lang. Wala eh. Tapos, diba, hello sa mga napag-usapan natin to, throwback. Ay, di pala, Wednesday pa lang ngayon. Ano ba ang ano? Way back Wednesday. Oo, batiin natin yung mga nagbutas ng bangko. Ang tawag nila, nagbutas ng bangko. Yung mga proverbial flower vase. yung mga hindi, di ba, yung mga kuya nating boys na andun lang, hindi talaga sila tumayo doon. Hindi sila, di ba... Proverbial flower base. Walang ano, nagpaka-boring-boring doon ano. Oo, ganyan. No? In fairness, nakakamiss din naman ang ano, no? Ang JS Pro. Marami kasi na yun. Ano? Oo, pero syempre, mga... Sa bagay, noong mga panahon na yun, confident din naman ako na magsasaya. Oo naman, kasi nga, kung magkakadikit ko naman. Oo, syempre, pagkadikit mo. At saka yung medyo nakakabatian mo sa ibang section. Yung hindi mo masyadong close, pero sa araw-araw, nakakabatian mo, nakakalokohan mo. Acquainted lang kayo. Ganyan, hindi kayo sobrang tropa. So, syempre, yun ang mga, ano, wala namang in fairness, wala namang tumanggi. In fairness naman. Walang basos ng comment dito. Bakit? Na virgin nandaw sa GS. Hoy! Pero nangyayari. pero totoo naman. Yung principal!
Si Doc Nazareno. Hello po. Nangyayari din na talaga. Kasama sa speech niya. Oo, oh, ano sabi? Sabi niya, sana naman yung i-administer ko sa ano sa graduation ay hindi buntis. Ano yung... Yung i-administer sa graduation. Kasi malapit ang graduation eh. Ah, kasi dahil... Ay, hindi buntis daw, parang gano'n. Ah, dahil nang galing sa JS. Oo. So, aware yung mga teachers that it can happen. Ay, oo naman. Oo, oo naman. Sobrang aware naman talaga sila. At saka nangyayari naman nga talaga. Nakakaya yung picture ko ng JS prom ko kasi nangiram ako ng mga singsing na mga kapal. Dahil? Yung hindi naman bagay sa'yo. Para yung mukha kang para mukha magpapagaling kong... naman. Magpapagaling. Yung mga binibili sa Quiapo na mga kapal pero plated lang. Ang dami gusto ko. Akala mo pagka madaming singsing cool, parang ganyan. Diba cool ako? Nagmukha tila akong manghuhula. Pakinanon mo, ching! Para kang avatar ka ngayon. yun ang mga panahon na yung puging-pugi sila. Puging-pugi ako sarili ko. Eh sa bagay, yung mga dati naman talaga, na di ba, na naniniwala tayo na okay. Pero pag nakita natin ngayon, parang yakadiri. Yakadiri, ginawa ko yun. Ew, di ba? Yung mga dating mga design, di ba? Mga nauuso. Eh, ano ba yung mga bagay na ano na ginagawa sa JS Prom na... Yung mga unspoken, ano... Ayun na nga, yung biglang mawawala sila. yun, unspoken talaga yun. Yung biglang, oh, asan si ganito? Baka napagod ang taas kasi ng takong eh. Kaya nga, baka umuwi na. Ay, pero nawawala din si Jomar. Nakatakong din si Jomar. Pero hindi naman siya nakatakong ah. Pero nawala sila. Ayun na nga. O, di, syempre, yung chismis, di ba? Kakalat. Ayun na. Nagkatakungan na nga, di ba? Chipa! Saan sila pumunta? Doon sa Energy FM. Nag-chipa! Chico, and Papa Jackson, yan. Chipa! Yun. At saka ano nga pala kay Chico, hindi na pala JS Prom ang tawag. Ano na? Junior Prom. Kasi junior high school. Senior high school kasi, di ba? Junior high school. Wala na yung senior kasi, it refers to the additional 2 years, di ba? Grade 9, grade 10, di ba? Makes sense. Oo nga. No? Junior's prom na. Junior's prom na. Oh. Sa bagay nagbago, di ba nga, yung graduation, ano na nga? Ano yung moving up ceremony. Oh, hindi na graduation. Sa amin dati ng elementary, hindi siya moving up, hindi rin graduation. Ano na? Commencement exercises. Ayun nga yung nakalagay. Yun yung nakalagay, commencement. Commencement exercises. Ah, taray. Oh. Oo nga, no? So, mabalik tayo dun sa dalawang nawala. Malay mo naman, ano lang. Malay mo naman, may curfew. Pero sabay silang nawala talaga. Sabay silang nahatulan. Ay, naku, huwag nyo kaming inaano. Yung iba dyan, nakaka-relate. Naniniwala ako yung iba dyan sa comment section. Sobrang nakaka-relate dyan, ha? Oo. Huwag nyo kaming inaano. Pero ano yan kaya, Chico? Ang JS Prom ay isang core memory. Totoo naman. It is a part of what you go through in school that you'll never forget. Hindi talaga. At hindi ko talaga makakalimutan dahil ako ang kumanta nung may theme song, di ba? Anong theme song? Anong dinamit yung theme song? Hindi ko alam kung matutuwa ako eh. Ah, bakit? Ano? Ano tawag? Hindi ko alam kung... Teka, alamin natin ngayon. My love. Hindi. Hindi? It is better to light just one little candle. Iyon yung chorus? Teka lang. Ano yung chorus nun? Alamin natin ngayon. Ano nga yun? Ako... Kasi ako yung kumanta, ako yung naatasang kumanta nung yung ano namin, JS Prom, yung theme song. Ang theme song pa ay ano, let the love begin, let the light come shining in. So, eh yung magpano yun, sobrang napakamahiyain ko pang todo-todong walang naniniwala. Kasi nga, kinakabahan talaga ako noon, wala. Eh ang galing ko, so wala lang. Charot! Charot! Ano kinanta mo nun? Let the love begin. Let the love begin. Meron ba kayong moment dati na ano, pagpapasa kayo ng garland sa mga senior? Yun parang nga, pa-thank you. Pa-thank you po sa ano. May ano eh. May ganun kami cotillion moment. Cotillion ba yung tawag dun? Yun nga yung sila yata rigodon. Yung ganun. Rigodon yata. Anong rigodon? Di ba pag cotillion sa dibuyong kay Chico eh. Yun, cotillion di honor. Pag rigodon di ba yung kaguluhan? Ah, rigodon. Ganun. Diba, di ko alam. Basta may exercise na gano'n na may pinapasa-pasa sila. Oo, parang pa-thank you sa mga seniors for guiding the juniors. Garlands ba yun? Hindi ko alam eh. Kami garlands. Kasi sa ibang school yata, iPhone yung inaabot. Asusyal pala sa kanila. iPad yung... Gusto ko dun sa... iPad pala. Gusto ko mapasahan. Bilang pa-thank you.
Diba? Garlands. Oh. Eh, hindi ko. Pero may ganun. Naaalala ko may ganung pa-effect. May ano, may pa-thank you. Oh, may kandila. Sabi dito, oh, may ganon, may candle daw. Yan. Ano, one little candle ang pinakanta sa amin. Tapos kakanta kayo lahat. Tapos malungkot. Paano yun? One little candle. Two little candle. Three little candle. Four. Paano? Basta yun. One little candle. Ayan nga, oh, it's better to light just one little candle than to stumble in the dark. Better far that you light with just one little candle. All you need is a tiny spark. Ngayon kanta. Love song ba yan? Hindi, para siyang inspirational. Tribute, so, para siyang ano eh, di ba? Kasi, kunyari, pagka sa atin graduation, di ba, yung mga usual na yung kanta, thank you for teaching me how to love. Bigal, di ba, ano pinag-usapan dito? JS Pram ba or ano? Hindi, yun nga, di ba, yun, JS nga tayo, pero may yung ang team song ng mga ganyan. Anong team song yung graduation? Yung, naalala ko, yun yata, thank you eh. Parang lagi naman eh. Nung elementary. No mountains. No kano elementary. Tsaka, hindi lang isa yan. Kasi magpapaalam na kayo. May kasama sa team song namin yung goodbye to you, my friend. Ay, wala kaming ganyan. We'll see each other again. Hindi kami tapos ganyan. Tapos nag-iiyakan ka lang. Oo, nag-iiyak. Hindi magkikita. Magkakapit-bahay lang naman. Kaya nga, bukay na bukas na sa mall, magkakasama. Diba? Don't cry because it's not the end. Tapos magbibigayan pa kayo ng mga letter-letter. May tulo pa ng luha mo, nakakadiri. Ayan. Kami ano? Everything. nung elementary ako, yun time kasi na andito si Pope John Paul. Ah, so the... For God so loved the world. So yun yung inano nyo. Sa graduation. For God so loved the world. Ayan. Tapos nung high school, ano yata eh? Do you know what you're coming through? Where you going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Ay, ito. If we hold on. Ayan! No. Together. Lagi na lang ginagamit yan. I know our dreams will never die. Yan. Dream see us through to forever. Farewell nga yun. Farewell. Farewell to you, my friend. We'll see each other again. Diba? Tsaka ano yun? Tsaka meron pang isa. Ano? Hindi ko alam, ginagamit ba yung from a distance? From a distance, the world. Parang ano yata yun eh. Watching. Hindi, parang sa amin, ginagamit yung kay Chico, kakantahan ng third year yung mga fourth year. Parang pa-fair, ano. Parang ganun. So may participation in third year. Meron dito, go the distance daw. Masyado namang mataas yun. Oo, di ba? Hindi kantahin. Baka ano, America's Got Talent naman yun. Oo, ano. Hindi graduation. Kumanta kayo, isa-isang may na, may may nga man nagbabuzzer-buzzer. Pag nabuzzer ka, hindi ka kasamang gagraduate, no? Oo. Ang lupit nun, no? Tapos ano, no? Ginawa niyo ba to? Di ba nung, pag nung elementary ako to, yung quintas na puro candy. Quintas na puro candy? Di ba yung garland? So may quintas na candy yung nakatahi. Candy talaga siya? Candy ball talaga? Oo, candy mismo. Itatahi. Magiging quintas yun. Oo? Oo. Yung nanay ko, ayaw niyang pakain sa amin yung candy. Yung yung flat tops. Ang sosyal. Ako makainin ko talaga yun. Hanggang napanis na lang nakasabit sa altar namin. Para kay Papa Jesus daw. Totoo nga. Yung flat tops. Diba? Yung garland, diba everlasting yung bulaklak dun? Di ko alam. Diba yung everlasting na bulaklak? Ayaw ipagalaw, no? Tapos, ang katinun. Tapos nung bata ka, syempre, alam mo yun, ilang araw mong pinag-isipang kunin yung candy na yung flat tops. Ay, naku. Ayaw ko i-reveal yung sarili ko, ha? Pero ano? Pero nakuha mo. Pinalitan ko ng bato. Hindi naman niya binubukas. Nagagawa naman talaga eh, di ba? Parang hindi naman niya malalaman naman talaga yun eh. Kasi any chance na, di ba? Ay nako, tama. Ano ba yung mga magagandang events eskwela? Intramurals. Ay! Ang namimiss ko, yan kasi intram kasi more on sports eh. Dadayo yung mga... Ay nako, ayoko maalala. May pagka yan kasi ang core memory ko dyan, nadapa ako nung sacres eh. Diba? Tapos pinagtawanan ako. Ah! imagine mo na may ampunggo ko nun, tapos ang taba ko. Tapos pagulong-gulong, mukha akong barilis doon na gumugulong. Diba? mukha akong yung drum ng tubig na blue na gumulong. Hindi, talaga nang maladapa ka sa sacres eh. Talagang gulong-gulong akong gano'n, no? Foundation Day, yan. Yan, yung Foundation Day ang namimiss ko dyan. Kasi
dyan ko unang hina, ano eh. Kumbaga dyan ako unang nag-feeling-feeling na DJ. Yung mga booth. Ay, ah, yeah, diba, meron kaming dedication booth. Mga, so, ako yung tao doon. May mga wedding booth. Wedding booth, jail booth. Jail booth, kissing booth. Oh, and usually, yung mga na-jail booth, kung sino nahuli, eh, biglang ikakasal. Ay, nako. Ipapahuli mo kung sinong gusto mo ipakasal, di ba? Oo. Babayaran. Babayaran mo yung polis-polisan doon. Oo, na manghuhuli. Tapos, ang mag-a-announce ang huhulihin kami yung nasa dedication. Si Jomar pala gusto mo pakasal. Pinahuli ko si Jomar. O, sino iba pares? Ako. Hulihin mo rin ako. Ako pala. Kami pala ni Jo. Sino pa si Jomar? Hindi ko alam. Basta yun, lahala ko yung discman. Ay, ba discman? Walkman at saka discman. Doon lang ikakabit lang doon sa speaker. Tapos ayun na, magpe-feeling-feelingan akong DJ noon. Tapos i-dedicate, di ba? Kung yan, ikaw nagpapadedicate ka. Oh, maganda yung this dedicate. This song is dedicated by... May dedication. Yan, oh. Alam, gusto ko yung dedicate. Dedicate. Gusto mo yung dedicate? Oo. I-dedicate. Nung ano ko, nung college, nagpapadedicate ako eh. Ay, talaga? In fairness, di ba? Oh, this song is dedicated to, yan, kunyari, kung sino man, dedicated by Papa Jackson, kunyari, tapos ipiplay mong ganun. Mm-hmm. Tapos pagtapos yung kanta, oh, hulihin ang mga nakapulang panty. Ganyan. Parang namahalan. I-check isa-isa. Pa-check po. Tapos magtatakbuhan na. Kunyari, huli na mga nakapulang blouse, ganyan. So magtatakbuhan. Siyempre, kung sino yung tumakbo, siya yung halata naman. Oo, oh, diba? Kasi pag nakulong ka, ibabayaran mo para matubos ka. Or may magtutubos sa'yo, ganyan. Tapos may utang na loob ka na sa tumubos. Oo. Eh si Jomar yung... tinubos ni Jomar. yung nakatakong. Babalik pa rin tayo dun sa nawala. Sila kasi yung nawala nung JS. Si Jomar. Si Jomar. Yun yung kwento natin ngayon. Si Jomar. Si Jomar. Oh, di ba? Alam mo, ang ayaw kong ano, event nung high school na hindi ko na-attendan, retreat. Ayaw. Malungkot daw yun eh. Oh, tsaka nagpa-plastikan yung ilan dyan. Oo. Nagpapatakan ng kandila. Yung retreat, no? Eh, ito, sumisimbolo sa mga hinanakit na mga dinulot mo. Talaga? Eh, sana binuhos ko talaga sa'yo yung, di ba? Kung gano'n isang kutsarang. Sana ginanong ko na lang sa mukha mo yung kandila kung para talagang kung masaktan ka, di ba? Tapos magpapalitan ng mga sulat. Papasulat, tapos babasahin mo. Naka-attend ka ng retreat? Ano ba ginagawa doon? Hindi ko na-attendan eh. Ang parang sa amin, retreat ay college eh. Yung, ano nga yung tawag pagka high school? Ano yun? May tawag, may isa pa eh. May tawag. May ibang tawag dyan na mas malungkot eh. Ano nga yun? La, tulungan nyo kami. Ano yung tawag? Retreat, usually college yan na nangyayari. Pero ganun din naman yung idea. Ano nga yun? Yung may iyak-iyak, may letter-letter. Kaya nga eh. Walang maitulong yung mga nasa booth eh. Hindi nyo talaga alam. Ano bang? Recollection! 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 Maraming salamat sa tumulong. Recollection pala. Di ba? Mag-ano pa yan eh. Parang malungkot ng, yata yun eh. Parang more on ano kasi ito eh. Reflection nga. Parang reassessment ng kung ano yung ginagawa mo sa buhay, tapos pati yung pakikipagrelasyon mo sa mga kaklase mo, sa pamilya mo. Normally, ano may yan? May mga umiiyak. Ano, tawag nito, parang babalikan nila yung pagiging anak mo dyan eh. Yung mga kasalanan ginawa mo sa nanay mo. Oo, oh, tsaka yung sa mga kaklase mo din, di ba? Minsan may mga mag-aaway-aaway, ganyan. Tapos minsan mag-ano sila ng sulat, tapos magsosorihan, ganyan. Tapos pagbalik na school, mag-aaway. magpa-plastika na naman. Talaga sila. Oh, naku, yung mga nung meron pa kami niyan, ano kaya, open forum, may ganun pa kaming oh, di ba? May sige, open. Mag-open forum tayo, ganyan. Wala namang napapalay open, lalo nang gumugulo yung... Gumugulo, kasi may bida-bida. Laging, di ba? Laging may bida-bida. Laging. Hindi, laging talagang gumugulo. At laging yung may classmate na walang pakialam sa nangyayari. Oo, ako yung isa. Isa ako yung nanonood ako. Audience lang ako doon dati. Bida-bida. Yung ano, diba? Yung nakakatagpo siya ng kapayapaan sa mga nag-aaway sa paligid niya. Oo, pero lalo kung sa mga ganyan, recollection at saka retreat, ang goal naman niyan ay gawin ito sa mahinahon na paraan, di ba?
sa very kalmadong kasi may facilitator, 'di ba? Ah, alam ko na, 'di ba? Madalas 'yan kapag may ganyan ano sa mga ano Catholic school 'yan. Usually 'di ba? Oh. So, ako naranasan ko 'yan. Nung college matindi. Meron kayo? College? Meron oo. We? Meron yun na nga retreat na nga. Retreat 'yun tawag na. So, pero ganun din naman. 'Di ba? Retreat pagsuko, 'di ba? Hindi ko nga alam at nga ba eh. Retreat pagsuko parang ganun. O yung yun yung umat nga ba? Hindi pero hindi may explanation kasi yan eh. Ewan so, ko. So ganyan no. Kasi so, yung pagsuko nagawa yun ng Jess from ni Jomar na isuko sa akin. May kinalaman ito sa Bataan. Sa Bataan yata kasi ng JS sila. Isinuko sa Bataan. Kaya nga. Hindi, naalala ko lang kasi nung college. No, yung isang section na, di ba, dalawa kaming section. No? Mm. Doon sa isang section, masyado silang ano, ang tawag dyan, yung palaban sila lahat, yung yeah, competitive. Competitive sila lahat. May mga ganyan section, nagsama-sama yung mga ano. Yes, ganun. Oo, may ganun. Kami chill lang, so sila ganyan. So, nung retreat na, sama-sama lahat kami dyan. O di, okay, ganyan. Tapos, sabi nung facilitator na, o sige, panahon para, ito yung oras para kung meron kang sama ng loob sa kung sino man, pwede mo nang sabihin. Nagulat kami yung section namin. Meron from dun sa kabilang section, ikaw! Ay! Oh, talaga? Minura niya? Sa panaugali mo! Akala mo! Ang yabang-yabang mo! Ibig sabihin pag gano'n, naipon na yung sama ng loob kay Chico. Kami naka gano'n kami. Uy! Na culture shock talaga. Hindi namin alam. Ganun. Ano daw first communion? Parang hindi ko nadaanan to. Ako nadaanan ko yan. Elementary yan eh. Ay! Hindi, ano to eh. Parang... Elementary ba to? Oo, church activity na to eh. Na ano. Ano to, grade 6? Alam mo, uy, hindi ko alam. Baka kasalanan, hala, baka ma-excommunicate ako. Wag mo na ituloy. Baka ma-excommunicado. Kasi di ba yung ano yun, para sa mga Ostia. Katoliko, Ostia, di ba? Eh pag first communion, isasaw-saw yun dun sa mompo. Eh, talaga? Diba, yung sa usual na ano, wala naman eh. Pero yung isasaw-saw yun, eh nung siyempre bata ako, hindi, eh ngayon nyo ako pa uinumin yan, sige, lalaklakin ko pa, di ba? Pero nung siyempre nung bata ako. Foreign sa yung lasa? Oo. Iluwa ako. Ay, hindi mo kaya. Nagkunyari lang ako. Nagkunyari nila. Doon sa may, doon mismo sa, di ba, doon magpe-pray ka. Kunyari may kinuha ko, pero niluwa ako. Kasi baka hindi mo ano yung lasa. Oo. Mahina yung ano mo, gag reflex. Yung oh, di ba yung tawag doon? Oh, gag reflex. Oo nga. Oh. Nare-reflex kagad ako eh. Oo. Mabilis actually, ako maganyan. Actually ako, bago pa ako nag-first communion, nakatikim na ako ng ostya. Eh, hindi, yung wala naman lasa yun eh. Oo. Pag sinawsaw doon sa... Ano, may kwento ko dyan, nakwento ko na sa Erito eh. Yung ano, yung kami ng pinsang ko, in charge kami. Di ba pag mahal na araw, may malaking ostya? Ay, ano ka ba, sakristan? Yung pinsang ko, tapos tumutulong ako. Oh, yung malaki, nahahatiin yung pare. Tapos ang nangyayari, pag hindi, simbang gabi to, December, ang mangyayari, alas 3 pa lang, dapat nasa altar na yun. So, hapon pa lang kay Gico, kami ng pinsang ko, kami namimili. Kasi bibili mo yun sa isang church na para pinaka-head office. So, dahil tamad kami ng pinsang ko, gumising alas 3, 9 p.m. namin sinalang. Okay. Para bukas, kinabukasan, so, 4 a.m. kami gigising. Okay. Naka-prepare na lahat. Kailangan ng dagaw. Totoo kwento to. Kailangan ng daga. Kinain. Iisa lang yung binili namin. Ay, di wala. Ginunting namin para maging bilog ulit. Totoo to. Ay, di lumiit. Oo. Kaya nung ano, nung nilabas, para siguro ano, nagtataka nung ginamit ni Father para ano, mag-misa, tawan-tawa siya. Alam niyang maliit. Hindi niya alam kung ano nangyayari. Pero maliit. Sige naman namin na paraan eh. Ay, at least, di ba? Maparaan. Kinain ng daga. In fairness. Grade 3 pala daw ang first communion. Oh, grade 3. Grade 6 parang ang ano naman. Ay, malay ko ba? Ang tagal na nung panahon. Hindi ko na alam kung anong grade ako tinuli eh. Nakalimutan ko na nga eh, di ba? Ako grade 3 going grade 4. Hindi ko na matanda. Grade 3 growing. Kasi tradisyon sa amin yon. Kailangan pag-grade. Di ba ang elementary ano na taon? Oh, so, kinoconsider na yung 4, 5, 6. Senior kasi school eh.
Parang ganun. Ah, diba? Kasi pagpatak mo ng grade 4, iba ng papel ang ginagamit. Iba na. So yun ang ano, parang yun ang sign. Grade 4. Oo nga, no. Grade 3 girl. Papel. So dapat pag tungtong mo ng grade 4 at hindi ka natuli, may kantsaw ka na. Oo nga. Actually, kakantsawan ka na. Tapos amin pukpuk. Hindi pa yung mga doktor-doktor. Hindi. Ang gagawin sa amin kay Chico, may isang matanda sa amin na ano na talagang siya yung nakatoka sa mga kabataan. So pag mahal na araw, papalangoy, usually summer yan eh. Papalangoy niya yung mga bata ng sa one ilog. Hour sa ilog. Yung ang init tapos kapag ano. Di ba yung pag ano doon pagkatapos, pinapatalon? Pagkatapos, papatalon din ulit. Kasi lulobo yun. So, hindi. So, ano yung purpose ng pag... papalanguin muna para... para makalimutan mo yung sakit. Kasi lalangoy ka eh. Akala ko para ma... paano mo hahawakan yun? Para ma-absorb na ng skin. Oo, tas nakahubad kayo lahat. Uy, paano? Nakapanood na ako pero hindi ako doon natuli. Sa doktor ako. Ano ako, dinala ako na nanay ko sa scientist eh. Ako, tinuli ako ng astrophysicist. Ayaw magpatay. May constellation doon. Ayaw lang magpatalo. Oo. Tinuli. Nakapanood na ako, hindi ko talaga kinaya. Isang pukpok feeling lang. Ko hindi ko rin kakayanin. Ikaw yung hahatak ng pinakabalat. Pukpok yung laba. Pukpokin. Isang pukpok lang talaga. Ikakalang sa sanga ng bayabas. walang ibang ano ha, punong kahoy, bayabas lang. Hindi ko alam kung ano meron. Siguro baka may ano, meron. Hindi, yun din yung panglanggas eh. Yung bayabas. Oh. Na pag nilaga mo, bango. Parang kulay baho pula. Baho talaga nung amoy nun, no? Pag nilaga mo. Kulay pula yung ha? Tubig. Nagiging maroon yung tubig nun. Pag nilaga mo yung bayabas. Parang rustic. Oo. Pero maganda rin sa balat yung kay Chico. Sabi nga daw nila. Oo, bayabas. Pero ang baho eh. Try nyo, maglaga kayo. Ako nababanguhan ako. Oh, kasi yung lola ko, kada maliligo siya, hindi siya naliligo ng walang... Baka hindi bayabas yung sinasabi mo. Baka bayabas. Yung, baka halo-halo, di ba? Pagka may tinurang aso ka. Bayabas, tsaka dangla. Hindi ko alam magkahalo yun. Tanglad lang alam ko. Yun yata yun, dangla, tanglad eh. Pareho lang yata yun. Oh, tapos ang ginagawa ano namin... Sa lechon yun. Oh, lalagyan ka ng ano, ng paminta, bawang, luya. Ng light soy sauce. Ng Worcestershire sauce. umami. Ulam ka na pala. Lalagyan ka na pala nung gano'n. In fairness. Kung saan na naman. Si Jomar, kaya anong edad na tuli? Naalala ko na naman si Jomar. Si Jomar? Ewan ko ba, yung sa kwento natin kanina. Mabango bayaba, sabi nila. Mabango ba? Mabango, mabango. Baka iba na. Baka bulok yung bayabas dyan. Baka na iba na. Baka, pero mabango yung bayabas. Kasi ang sarap niyang panligo. Ang sarap niyang panligo. Minty. Baka minty, oo. Baka naman sa inyo, eucalyptus yung nilagaan nyo. Hindi. Wala kaming ganun. Nakakita lang eucalyptus sa Maynila na. Wala kaming ganun. Oo. Meron kami yung ano, how di Carabao. Alam niyo ba yun? yung ano, di ba? Ngayon ko lang na-realize, kaya pala yung ibang how dati, pag kinakain. How yung how flakes ba yun? Hindi, may ganun eh. Parang vines. Matamis yun, pero minsan maalat. Ngayon ko lang na-realize, matanda na ako. Da? Siguro maalat yun kasi naiihian ng lasing yung kasi. Kadiri. Di ba, totoo naman sa probinsya, ang bakod ihian eh. Dito din naman eh. Diyan din naman eh. Punta ka dyan sa may Ortigas Station ng MRT, mapanghi dyan. Ang dangla daw ay Lagundi. Mapanghi dyan. Dangla. Hindi ko alam, baka kasi term yan sa inyo, sa iba-ibang tawag naman sa probinsya. Dangla in Tagalog. Nga ba bayabas? Diba pinapanguya pa nga yung bayabas? Mayroon yata ano kay Chico? Papanguya sa'yo. Natural disinfectant yata ang bayabas. Baka siguro. Natural disinfectant ang bayabas. Usually naalala ko yung dahon ng bayabas, sa likuran ng part ng bayabas, may yung mga puti-puti. Ano yun? Ano yun? Sakit ng punong puno yun. May sakit. May insekto. May sakit yung punong bayabas niyo. Kaya baka kaya mabaho yung ano. Baka. Kasi yung bayabas ganun, nakikita ko may puti-puti. Di ba? Para sa may amag. Basta di ba? May sakit yung bayabas niyo. Sakit ba yun? Oo. Para may amag. Di ba insekto yun? Oo. May sakit. Ano yun? Parasite yun. Parasite. Parasite. Yung pala, malay ko ba? Hindi ko naman alam. Basta yun lang naaalala ko. Saan ba tayo napunta? Nasa tuli na tayo. alas 8. Sinimula natin yung show. Hanggang nag-alas 8, napunta na tayo sa tuli. Sa tuli. Pero alam mo ba, Asian countries lang ang nagtutuli.
Kadalasa. Kadalasa naman. Hindi siya Western practice. Part kasi ng kultura eh. Kultura and hygiene. Kultura ng... Culture and hygiene. Pero hindi naman daw... Ewan ko lang ngayon. May mga TikTok ako napapanood. Hindi naman daw. Walang kinalaman sa hygiene yun eh. It's a tradition. Kasi paano kung uncircumcised pero malinis naman sa katawan? So, di ba? Hygienic pa rin naman. Diba? Sa atin kasi may... Meron ngang tuli. Wala akong alam dyan, ha? Hindi, nakwento lang. Nakwento lang ni Jomar. Nakwento lang itong bumis. Si Jomar kasi. Pero di ba, tawag nito parang may certain stigma pag wala kang, pag hindi ka natuli sa Pilipinas. Lalo sa atin. Oo, di ba? May certain stigma. Parang ano siya, sa feeling atin. Ko sa atin, more of tradition, para siya sa lalaki, rite of passage. Rite of passage. Para yan yung magtatawid sa'yo sa kabinataan. From boyhood to manhood. Yes, para masabing, hindi ka masasabing binata pag hindi ka tuli. Yan yung ano niya. Tama. Rite of passage. Tsaka hindi totoo yung pag 30 ka na, hindi ka na pwedeng tuliin. Pwede naman gusto pwede mo. Pwede pa rin. Oo. Yung makulat ako na ako nga, naka-schedule ako next week. Yung akin nga parang bumalik, gusto kong ipaulit. Bumalik, tumubo ulit. Sobra naman. Tumubo ulit. Tapos magpapalda ka, no? Ay, hindi ako nagpalda. Ako nagpalda. Nag-short lang ako na medyo maluwag, pero hindi ako nagpalda. Ako nagpalda ako. Yung garterized na, di ba, madaling ma-ano. Nagpalda ako. Tapos syempre, ano pa rin yun. Sasayad pa rin naman yun eh, kahit magpalda ka eh. Ang ganda ng palda ko, high waist. Hindi sasabi. Actually, nung nagpalda ako, sa nanay mo yung palda. Binuo ko kay Chico, naka-midrib din ako. Bongga na. Nag-makeup din ako. Nag-lipstick ka na din. Actually. Di ba? Ako short lang na maano. Pero sasayad pa rin naman kasi. Oo, masakit na. Tsaka hindi totoo yung pag nakita ng babae, mga ngamatis. Eh, yun yung joke. Wala, no? Pagka may nakakita, nang pag nakakita daw ng babae, mga ngamatis. Mga ngamatis daw. Tsaka una-una, ba't kasi makikita ng babae? Di ba? Kung hindi ka tanga kang pinakita mo, di ba? Ba't ba ako galing? Hindi naman dapat makita yun eh, kung hindi mo naman ilalabas eh. Ba't mo kailangan ilabas, di ba? Di ba? Sa bagay, ba't, ewan ko, mga ngamatis daw. Tsaka bakit tawag ka matis? Dahil pula, maga. Namamaga pula, so mga ngamatis. Ba't ako nun? Namaga pero itim pa. Parang dark brown naman. Eh ganun talaga. Kung tayo maglukuhan. Na tayo magagawa. Wala tayo maglukuhan. Wala naging pula niyan. Oo. Ang balat ay kulay ano? Kulay brown. Sinong naging pula? May nakita ako. Hindi, kwento lang. Kwento ng kasama ni ano. Sabi ni Madel dito, sa Muslim daw, tradisyon ng pagtutuli. Actually, kahit hindi naman. Pag sa Pilipinas ka. Basta Pinoy, alam ko eh. Oo. Generally. Asian countries. Sa ibang bansa, yung rite of passage ng pagiging lalaki, yung iba. Ano, yung hinihiwa ng maraming blade sa buong katawan. Parang magiging tattoo siya. Right doon pa. Kanya-kanya eh. Kanya-kanyang kultura eh. Kanya-kanyang kultura. Parang naramdaman ko yung kadahiwa. Oo, marami. Meron yan. Kay Chico, meron din yung parang nagbabungee jump lang. Ayun, napanood ko yan. Gamit ang vines. Tribe, di ba? Yung parang sa African tribe yata ito. Right of passage. Mataas na ano, tapos yung bagging ng... Yan ang vines. Itatali doon sa paan nila ng walang kahit na ano. Walang kahit ano. Tatalon silang ganun. Right of passage. Gagawin mo yun 3 times in your life. Tatlong stage yun eh. Pero doon, napanood ko, pak, tumalon siya, bumaon siya sa lupa. Nandoon siya, mga 3 days siya doon. Tapos may iba namang ano, may iba namang kultura kay Chico na ang rite of passage ng lalaki ay ano, ilalagay yung kabay sa puno. Ayan ko dito, may... Fire ant. Oo, tapos kakagatin siya. Fire ant ba? Bullet ant. Parang ganon. Fire ant siya. Basta langgam siya na. Langgam. Parang antik sa atin, di ba? Na mas malupin. Tapos ang gagawin habang kinakagat, papasayawin ka nila. Nang mga 12 hours to 18 hours. Eh kahit di ka pasayaw, mapapasayaw ka talaga. Hindi, para makalimutan mo yung ano, nararamdaman mong pain. Ay, mapapasayaw ka talaga. Ang sakit talaga, no? Antik, diba? Isa lang nga eh. Sa Japan naman, meron yata ang tribe, fire walking. Yung tatawid sa nagbabagang mga uling. Ang lupit naman ng fire walking. Kanya-kanya sa atin tuli eh. Ang lupit naman ng fire walking. Diba? Yun ang rite of passage natin. Sa bagay. Tuli. Tsaka, tsaka pag pinayagan ka ng uminom ng nanay mo, right of passage din yun. Actually, pinayagan o tumakas? Hindi, pag pinayagan ka na. Pag pinayagan na. Oo. Oo nga, yung pagpayag, yung iba right away pinayagan, yung iba parang unti-unti. Oo nga, no? Right of passage yun. Ano nga bang akong, high school yata ako.
High school ka? Ako, ano, ako high nakatikim. School. Ay, feeling una ako nakatikim ng alcohol, elementary, pero hindi sinasadya. Dahil Christmas party nila Aling Elsie, mayroon doon nagtimpla ng yung pomelo, di ba? Gin pomelo. Ay, sa propel yung binayin. Nakatikim ng alcohol, no? Family. Ethel. Ay, mabango yun. Mabango yun. Parang nang iniinom mo, Ethel. Ah, di ba? So, hindi ko naman, akala ko juice. Kaya pala sabi ko, parang nahihilo yata ako. Yun yung unang ano ko, memory ko sa alak. Na hindi ko naman sinadya, malay ko ba? Ako nag-umbis ako sa Cali. Ah, Shandy. Cali, Shandy, di ba? Ang social mo noon dati. Pag ang malupit doon, nagpapanggap ka lasing. Oo, kasi wala naman. Wala naman. Kasi yung feels ganun, di ba? Yung lasa niya. Carbonated, di ba? Parang beer siya na. Pero hindi. Cali, Shandy. Papanggap kang lasing. Cali lang pala. Cali, Shandy. Ang social yun, ha? Hanggang ngayon ba meron? Meron yata, pero wala sa, wala, pero wala sa Philippines. Pero parang hindi na siya ganun ka... Non-alcoholic drinks. Marami pa rin ganyan sa mga bar. Cali, Shandy. Hindi na nga lang ganun katunog siguro, no? Oo. In fairness. Tapos dati uso yung Gilbish, di ba? Gilbish. Gin. Oo, tapos ang... Nahahaluan nung... Lemon. Napag, itataob. Oo, itataob yung diba? Lemon. Ganun, hanggang magpantay yung kulay. Ang galing nun yung hindi nakakatapon, di ba? Pero parang imposible hindi matapon. May nag-comment dito. Right of passage sa probinsya. Ipapakurot kay Tito yung pototoy. Tapos titignan ko, malaki na raw. Totoo. Tapos pinag-uusapan ng mga tsuhe na mga pare-pareho sila na, ah, di ba, ang mga linyahan pa nila, oh, ito, marami itong paiiyakin. Di ba, ganun yung mga, di ba, naalala niyo mga ganyan, ito, marami itong paiiyakin. Ano. Ngayon mo gawin yan, child abuse na yan. Totoo, no? Mm. Eh, dati normal yun eh, na, kuya, kasi nagtutulog-tulugan kami. Tapos, di ba, tapos huhubuan kayong ikukumpara yung mga anes nyo. Ah, ito, totoo. Marami itong papaiyakin. Hindi, feeling yung ko mga tsuhin, ganun yung mga usapan nila dati. Na, feeling ko kaya dati acceptable yung kasi wala namang nagbidyo. It happens in the circle of the family. Kayo lang. Pwede, oo. Oh. Diba? Hindi na ako nakakalabas eh. Nakalabas lang kasi kinikwento lang natin. Mm-mm. Pero ngayon, saka, ngayon kasi ano eh, bibidyoan, i-upload. May basher ka na. Totoo. Pero ang katotohanan naman talaga, aminin naman talaga natin to, pag kayo-kayo lang magtotropa nagkikwentuhan, nagkikwentuhan naman talaga kayo ng offensive sa iba eh. Totoo. Diba? Kaya lang, ang pangit lang kapag nakalabas. Kapag yan. May nag-video, halimbawa tayo-tayo nagkikwentuhan, eh may nag-video na iba, pinakalat, magiging, hindi, ang hirap tuloy i-defend. Kasi alam mo naman talaga. Totoo naman nagkwentuhan. Mali naman talaga yung, masama naman talaga or offensive naman talaga. Kaya lang, dun sa sense ng kayo-kayo lang naman yung nagkwentuhan. Oh. Diba kung hindi naman yung nakalabas? Hindi. Unguarded moment yun eh. Wala kang filter dun eh. At saka minsan, hindi nyo naman talaga mean na maging mean. Nagigits nyo ba? Nagkwentuhan lang kayo. Oo, yung kakasiyahan lang naman talaga kayo. Yun nga lang, sabihin nyo iba eh, kaya lang at the expense of others. Hindi naman namin pinaalam eh, diba? Kami lang naman eh. Tsaka ang totoo niya, pag ikaw naman yung wala, ikaw din pinag-uusapan. kaya dapat huwag kang wala, diba? Huwag kang wala, dapat lag ka. Lalo na ngayon, kasi sobrang sensitive na natin ngayon. Alam naman natin na yan, diba? Ang dami ng mga bawal, ang dami ng... Pero kung iisipin mo, diba? Dati naman, napag-uusapan lang naman. Pero anyway. Ang dami ng pikon ngayon. Oo. Ay, teka, pag-usapan natin pa sa ano, next time yung... Di ba yung mga Pinoy na pikon dun sa Koreana na ginagaya yung accent ng Pinoy? Alam mo ba yung issue na yun? Ay, yung recent, hindi ko napanood eh, pero na medyo na hagip ko nga yun. Na ano lang ako, pwedeng offensive yun, pero ang tanong tayo, hindi gumagaya ng ibang accent? Alam mo, pagdating sa ganyan, ako, pasensya na, no? Pinoy naman tayo lahat, pero naniniwala ako na tayo ang isa sa pinaka-racist na lahi sa buong mundo. Mm. Totoo to, di ba? Mga naitero tayong lahat, wag nga kayong umano dyan. Di ba? Yung iba pa, kunyari ako may gagayahin. Kunyari, yung accent lang naman. Wala naman sigurong masama doon. Sa atin, pure fun yun eh. Kaya pero nga. Pag sa ating ginawa, yung iba, uy, magte-trending. Uy, racist, ganyan. Kaya minsan sinasabi ko, sila din naman ganyan. Tayo, isa tayo sa pinakapikon na lahi sa buong mundo. Totoo. Mauampi ko natin. In fairness. Oo, ampi ko na. Ano ko, ewan ko ba? Etong sinasabi natin ngayon, may napipikon na. Ito na, may mag-antay tayo. May magbabash. Meron na dyan. Meron na nag-ano ng ano dyan. Tignan mo. Sabi ni Yubi, sa prom lang yung usapan na puno sa tulihan. Kaya si Jomar kasi nga. Si Jomar. Si Jomar, kasalanan to ni Jomar at ni Bobversky. Russian.
Ay, doon. Exchange to Russian. Bakit? Baborski, yay. Ang hirap i-spell. Kasalanan nila to, ha? Sila yung nawala nung JS. Baborski, yay. Si ang hirap i-spell. Alam mo yung mga artista kilala ko pero hindi ko alam spell pangalan. Arnold Schwarzenegger. Ako rin. Huwag tayong maglukuhan. Hindi nyo kaya sulat yan. Nicole Schanzinger. Huwag tayong maglukuhan. Hindi nyo kaya isulat yan. Oo, may kasabihin nga eh. Di ba? Alam sino pa ba? Si... Meron pang isa eh. Tatlo sila eh. Hindi lang. Siguro marami naman siguro yun. Di ba? Oo nga. Arnold Schwarzenegger. Yun yung pinaka-unang mahirap na anuhin. Paano kayo naroon sa election yun eh, no? Schwarzenegger. Di ba Austrian? Ano nga ba spelling nun? Hindi ko alam eh. Austrian siya, di ba? Hindi ko alam. Di ba? Schwarzenegger. Schwarzenegger. Diba? Terminator na lang ilagay mo. Pwede. Aha, ba din. The Terminator. Nicole. Tapos Nicole Schwarzenegger. Di ba? Ang hirap eh. Parang Schwarzenegger ba? Parang burger ng KFC yung naiisip. Diba? Ang hirap. Pero di ba sumikat, no? Oh, in fairness. Buti ba si Taylor Swift? O, pak. Napakadali. Yun lang, Swift lang. Oo. Taylor Swift. Hello sa mga Swifties. Ayan, hello po. Oh. Sa mga Swift. May issue dyan, ha? Ano, hindi ko, ano. Ay, yung may concert siya. Sa Singapore, dyan, Japan lang. Yung Eras, di ba? Eras. Ang ano, ang issue, gusto niya ba isiwala? Ano daw? Sige nga. Eh, daw ha. Daw lang to ha. Daw. Oh. Kaya wala siya sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. Oh, Singapore meron. Kasi ang concert leg dapat niya, maraming bansa sa Asia. Oh, bakit daw? Binayaran ng Singapore si Taylor Swift para doon lang mag-perform. Para daw, ano, oh. Exclusive. Exclusive. Ah, pag inisip mo, medyo matalino din yun. Kasi yung Singapore, nag-invest sila kay Taylor Swift. Tourism yun. Yes. Kasi, yung kanilang hospitality management industry, ano, oh. 10 times yata yung kinita. Oh, di ba? Malamang may nalaman kayo na pupunta ng Singapore para manood na. Yes. So. Kaya siya wala. Pero hindi rin yata daw by invitation ba yun? Or by ano ba? By draw yata eh. Para mabigyan ka ng slot para makabili ng ticket. So hindi ibig sabihin na pupunta ka ng Singapore, makakabili ka kagad ng ticket. Mm. Hindi yata daw ganun. Mm. So parang... Alam mo, naiisip ko, sa ano lang ba? Sa Pilipinas lang ba merong nag-hoard ng ticket? Feeling ko ginagawa din sa ibang bansa yan. Pero, pero yung mga nag-hoard tapos ibibenta ng ano? Times 5. O kasi yung wala ng choice. Oo. Kasi nga sold out na kahit saan ka pumunta. So, parang yung kaibigan ko kanina, kakabili lang niya ng Ed Sheeran. Ano ang tawag sa mga ganyan? Iba yung scalper eh. Scalper pa tawag doon? Hindi ko sure. Iba ang scalper eh. Di ba yun yung panghiwa ng... Scalpel yun. Sorry. Scalpel. Yung matalim. Scalpel. Yung pala yun. Sorry. Hindi ko alam. Oo. Scarper? Ano? Scalper. Yung mga, di ba sa ticket din yan ba? Ticket scalper. Imagine mo, no? Binayaran ng Singapore Taylor Swift para doon lang. No? Taray, no? Oo. Yung pinsan ko, nanood binayaran sila. Binayaran din sa Singapore? Hindi sa Singapore. Sa sine. Ah, yung Eras Tour. Oo, sa sine. Ay, Miss Americana? Yun nga yung Eras Tour. Ah, talaga? Eh, di ba meron naman sa Netflix? Sa sine nila pinanood. Ang lupit, no? Yun yata live yata kasi yung sa sine. Ah, talaga? Eh, di ba? Ang lupit naman ngayon, no? Pwede nang sasinihan yung ano. Taray, no? First time ko nga nakanood nung... Ay, alam nung ganun, eh. Pwede man... Yung kuya ko din nanood sila, eh. Si Jomar ba yan? Si Jomar. Actually, kay Chico, sabi ko, ang pangalan ng kuya ko tsaka ng jowa niya ay Jomar. Jomar. Jordan Maru, eh. Kaya sila talaga yung pala Jomar. Talaga. Sila pala talaga. Alam ko na. Ay, ang sabi dito, nanghihingi na si Rep Joey Salcedo ng sagot from Singapore kay Eras Tour. Ano daw? Ano yun? Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yung mga ano dyan. Yung mga kaganapan ngayon eh. Basta ang alam ko lang ngayon, may nabalita ngayon, pinag-aagawan daw si Pastor Apollo Kibuloy ng mga babae. Ay, talaga ba? Oo. Wow. Yun daw, yung huling balita ko. Pero eto nga, bilang napag-uusapan natin yung concert, na-realize ko lang na, okay, anong tawag? Third world country or developing country ng tawag sa atin. Pero eto talaga, isipin nyo to, no? Doon tayo, di ba, nabibilang. So, parang dapat, isipin mo, walang pera. Pero bakit,
itong mga artist na to, pag gusto magpayaman dito sa atin pumupunta. Yan. Kasi so anong ibig sabihin? Nandito yung pera. Meron tayong misfired luxury. Diba? Misfired luxury. Diba? Misplaced wealth meron tayo. Oo. Hindi yung, meron tayong hindi pagkakapantay-pantay ng yaman. Ng pagdidistribute. Pero di ba ang Pinoy kahit di ba kakain? So ito makabili na. Ng ticket. Oo. Di ba? Ay oo, ganun. Di ba totoo naman? Sorry, diba, ganun naman. Di baling walang savings basta sa naka-iPhone 15 hulugan monthly. Oh, pero may, di ba? Ibig ko lang sabihin, in general, di ba may pera talaga eh. Meron sa bansa natin. So ibig kong sabihin, pwede natin to idugtong sa, so dapat kung may pera pala talaga tayo, yung mga nararanasan natin sa lipunan, so dapat mas improved. Feeling ko yung experience natin as Pinoy. Kunyari, transportation. Feeling ko, naniniwala ako na hindi ito yung dapat natin na nakukuha lang. Feeling ko dapat mas improved yung sige, nakukuha natin. Sige, gusto ko yung topic mong. Halimbawa, yung airport natin, parang bodega ng ibang airlines. Ewan ko lang mga pangga kung nakapag-travel na kayo. Try nyo po, lumipad mula Pilipinas. Mahal ko Pilipinas ha. Disclaimer, I love my country. I will die in my country. I will never migrate to another country. Dito ako kahit maghirap ako. Ako, sorry, diba? Hindi ko masabi yan. Pero anyway, sige, go. As of today ako. baka singilin ako eh. Pero try nyo po. I-try nyo, di ba? Alam nyo ang airport ay bulwagan. Parang gate ng bansa yan eh. Yun, totoo naman. Gate ng bansa. Literal naman. Bulwagan ng gateway. Isang ano yan. Oh. Diba? At entry point. Yes, oh. May gulay. Hindi sa pang ano ah, pero yan. Ikumpara niyo po. Kunyari yan. So, in connection sa sinasabi mo, ako naniniwala ako na yung mga airports natin, feeling ko dapat Lagcha kasi bumaganda na. Dapat, oo, dapat hindi lang ganyan. Yan, dapat ang sinasabi ko lang or sinasabi lang namin, dapat mas improved pa. Naniniwala ako na dapat yun yung nakukuha natin bilang mga Pinoy dahil may pera eh. Naniniwala ako na tayo mahirap na bansa. Tama ka, naniniwala ako na kaya natin. Ayun, kaya natin, kaya. Pero ba't hindi nagagawa? Yes. Yun lang yun. Maganda pa kaya ang PITX kaysa airport natin eh. Ay, totoo. Maganda yung PITX. Totoo, huwag tayo maglokohan. In fairness sa PITX. Totoo. Nakakapikon yung airport. Alam mo, eh, dapat masaya itong show na ito. Nakakapikon eh. Diba? Kung saan kayo tayo. Sa airport, may kumakain ng dollar. Ta, di ba meron? Nag-trending, Kuya Chico. Inumit niya yung dollar sa bag ng ano. Ay, oo nga. Tapos, dahil makakapkapanan siya, kinain niya. Alam mo kung anong pinakamalapit na part? May nagabot ng tubig sa kanya. Para bandok niya! Pang ano? Oo! Sa YouTube yan. Pang ano? Pang pang tulak. Nakakapiko, ano? Ay, nako. Eh, di ba yung mga munting improvement? Alam ba, pwede na ngayon yung ano, yung humanless immigration. Ayan, 'di ba? Nakakatuwa naman 'yung mga ganyang improvement. Pero feeling ko masyado lang kaya pa natin eh. Na mas bilisan pa kasi ang bagal natin sa mga ganyan. Kaya pa. Kasi sabi ko nga hindi na natin para ikumpara sa mga bansang mayayaman kasi mayaman na bansa. Oo. Pwedeng point of comparison na lang natin 'yung mga bansang, you know, we are at par masasabi natin, 'di ba? Yung mga Asian countries na kapitbahay natin. Eh pag maiinggit ka eh, 'di ba? Kunyari ako naka-travel na ako Malaysia for example, Thailand. Maiinggit ka sa yung ano na yung sa train na lang eh. Mm-hmm. Kahit saan ka pumunta, 'di ba, may train. Samantalang dito, may Ortigas station na pagbaba mo ang panghi. 'Di ba? Na pagbaba mo, anong meron sa Ortigas? Pader. Ano 'yun? Ano 'to? Hindi siya connected sa kahit na saang. Walang meron, alam mo 'yun. Meron naman. Wala. Meron. Ay, dumaan ako kahapon ng panghi pa rin. Kuya Chico, binuksan ko yung bintana, yung Ortigas station ng MRT, ginawa yon kasi tuwing umaga, may nag-ibenta ron na nakasupot na, corned beef tsaka kanin. Para pag nagtatrabaho ka sa Ortigas, bibili ka doon 150 isa. Na, nakalobo. Oo, saan nanggaling yung hangin? Hinipa niya. Pero masarap. Para na umamo ka. Bukas tuloy yung mga magbebenta, wala nang lobo. Totoo yun. Wala ka mapapala doon sa ano na yun. Doon sa panghi. Oo. Alam mo kung anong kulang sa atin nung ginawa yun? Ano? Wala tayong vision. Ay. Walang vision. Sa Marvel? Diba? May powers? Si Vision. Diba? Alam mo, sa ibang bansa, ang lahat ng train stop, merong pwedeng puntahan. Oo, diba? Yun nga. May pwedeng pasyalan. Strategic. Diba? Nakakonekta siya. Strategic. Tama naman. May pwedeng puntahan naman sa Ortigas. Para umihi. Oo, pero diba, misplaced talaga yung hagdanan na yun. Sobrang misplaced yun. Sabi ko, ano kayang meron dito pa? Diba? Kung sino man nag-planning nun, diba, sumabit ka dun, sir.
Diba? Sumabit ka doon. Eh, ito yung mga bagay na... Buti diba, pa sa Pasay. Oh, ano, sa Pasay. Pagbaba mo doon, sogo yung katapat doon, Brad. May bubuntaan diba? Ka. Oh, pwede. Andun yung billboard tama, natin. Andun nga hanggang ngayon ba? Andun pa rin. Andun. Andun pa rin. Oh. Nakita ko yun eh. Ay, nako. Nung hindi ko pa alam... Hindi ko pa alam na may billboard, billboard tayo doon. Nagulat talaga ako. Yung billboard natin na si Toby, kala mo kulangot na lang. Yan. Diba? Nahiya pang maging apparitional lang ayaw, siya. Ayaw ko lang mag-talk ha. Pero talaga, ang original niyan, mukha lang natin yun. Nakaupo pa siya doon sa nakaupo pa siya doon sa may radyo na ko niyan. Ang liit-liit. Oo. Oh. Hindi mo na makikita. Mukha na siyang umpa-lumpa doon. Next time, ipipilit ko na talaga. Oh. Mukha siyang ano doon. Oo. Oh. Nandun, no? Oh. Nagmukha kayo mga fairies. Di ba? Pag na, di ba may ano yun, may walong ilaw yun eh. Yata, pag namatay yung isang ilaw doon sa walo, wala si Toby. So, wag dapat mamatay. Dapat mahal yung bayan. Ilaw mo sa sogo. Huwag niya pambawasan yung ilaw. Kawawa naman yung bata. Oh, uy, ang, ano, nagulat ako doon, na-surprise ako doon. Paghinto kasi na-traffic ako, pagtingala ako, nandung kayo, no? Hindi ko alam. Uy! May billboard pala ako sa EDSA. Akalain mo na mayroon pala talaga. Diba? Si Toby. Si Toby na may programa sa umaga na... Titi! In the morning! Gusto ko na tuloy magpag-umaga, no? May Titi in the morning. Tell Toby! Tell Toby in the morning. Kaya Titi in the morning. Ang ganda ng programa niyan, Toby. Anyways, going back to airport, nakakapikon yung... Sorry mga pangga, mahal ko ang Pilipinas. Don't get me wrong. Love ko ang Pilipinas, di ba? Pero wala akong nakikita sa gobyerno natin ngayon na pinag-aawayan nila kung paano pagandahin yung airport. Iba yung pinag-aawayan. Di ba, yung nakaraan, di ba, may plano daw. Yun sa Bulacan. Alam mo habang... Na hindi yata natuloy yun eh. Hindi ba tutuloy pa rin yata? Hanggat wala tayong pinapakinabang, hanggat plano pa lang yan, di ba? Mahirap ipagmayabang yan eh. Ang ako ang somehow excited ako doon sa underground under construction, di ba? Sabi, yung subway. Subway natin. Oh, sana, so meron, sana, diba? Sana. Pero nakaka-excite 'yun as a Pinoy na first time natin magkakaroon ng ganun. Ako na-excite ako. Pero alam mo kay Chico, alam mo kung saan ako na ano, dapat ituloy natin. Ano 'yan? Ano 'to? Hindi ako tawag nito. Hindi ano yan? Basta, ayoko na yun. Hindi. Feeling ko, magandang idea yung sabi ni Senator Robin Padilla. Ano daw yan? Cable car. Pwede naman, bihira naman cable car. Totoo. Sa atin, ano? Nakakatawa siyang ano, idea kasi bago nangyari, sa atin. Try niyo pumunta ng Singapore para ma-realize kung gano'ng kaganda yung sistema na yan. Kung ganun sana, di ba? Yung cable car. Pangit naman kung hindi ganun. Baka naman... yung sa atin, tipid version. Dipidan. Ikaw yung magpipidan. Di uling. Saan ka pupunta? Dito sa Ortigas. Ang layo, ang taas. Pero maganda. Teka lang, tatlong step pa. Eh, mga ngamatay ka na, di ba? Maganda yung kay Chico. Tapos, alas tres na madaling araw, nagpipidal-pidal ka doon. Ano? Tapos may aswang na namin. Maganda may wak-wak sa gilid mo. Sabi dito kay Chico, yan, Dubai daw, maganda airport. Napuntahan ko na yan, Singapore. Eh, yun nga, ito kasi mayayaman na bansa naman kasi na yan. I mean, kumaga, sige, pwede naman nating, kasi kung nakapunta ka na lalo na, mayroon kang point of comparison. Kaya lang, feeling ko hindi naman din fair na i-compare. Kasi nga, mayaman yung mga bansa na yan. Niniwala lang ako na ano, we can do better than what we have. Totoo. Kasi Clark, ang ganda na ng Clark. Cebu, katsaka lang, magkamukha eh. Ala, pero nung huli ko napuntahan yung Clark, hindi pa ganyan. Oo, maganda ng Clark ngayon. Mukha siya pang bus station dati, may natutulong pa sa gitna. Eh, alam mo, fairness. Pwede na natin kaligtaan yung ano eh. Ito ha, pwede na natin kaligtaan yung mga domestic airports eh. Pero pag international airport, dapat maganda. Dapat kasi international flights eh. Hindi, at saka diba noong unang panahon, tayo ang isa sa pinaka, kung hindi man pinakamaganda na airport sa buong mundo. Sa buong mundo, di ba? At saka, ano yan, at saka, yung mga first dati, di ba tayo, kunyari, Philippine Airlines, first na Asian airline. Nag-flight, oh. So, di ba? So, kumbaga, asan na tayo as a country, no? Tanong natin kay Jomar. Kay Jomar. Si Jomar na nawala ng ano, JS Pro. Kasama si Barversky. Barversky. Si Barversky. Barversky. Ay, nako. Anyway. Saan na tayo napunta? Oh, basta. Oh, nakakalungkot sa airport natin. Nakakawa ko sa mga empleyado ng airport.
airport. Kasi they should deserve a better working ano, infrastructure. Oh. Oo, infrastructure. So, alam mo kayo, Chico, na nag-Maldives ako? Taray, Maldives. Maganda doon, ano yung mga dagat-dagat. Oo, na-delay yung flight namin ng 6 hours. Tagal nun. Oh, 6 hours na delay. Kasi lumipad na yung plane, bumalik. Kasi may sira yung plane. Hmm? Parang may sira. Lumipad na, malapit na sa Maldives, bumalik sa Pilipinas. Parang 30 minutes pa lang siya nasa ere. Bumalik siya. Kasi parang may malfunction. Parang eh, syempre for safety. Oh, for safety, di ba? Nagalit ako noon sa idea na bumalik pa. Na ano, na kailangan na matulog sa airport. Pero hindi ka makareklamo. Carpet lahat eh. Pwede kang mahiga kung saan-saan eh. Ah, sa Maldives ito? Hindi, sa Malaysia. Kasi you fly from Philippines to Malaysia, Malaysia to Maldives. Natulog ka mo sa airport na Malaysia, sa carpet. May picture ako nun. Pinos ko. Clia ba ito yung Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Ang laki nun eh. Diyan ako tumakbo eh. Diyan ako tumakbo na kasama ko yung kapatid ko si Ipe. Diyan ka nag-sack race? Oh, ay, takot ako talaga. Kasi late na kami. Buti pinayagan kami nung talaga? Check-in counter, di ba? Hmm. Tapos pagtingin niya, ano na, magsasara na. Sabi, tapos nakikiusap ako na, ano, na... May iiwan kayo ng sabi plane. Sabi ko, please let us in. Sabi niya, okay, but you have to run. Tapos, sabi ko, okay, thank you. Sabi niya, I'm serious, run. Oh, kasi malayo ang mga gates. Buti talaga kami ni... Para kami nag-amazing race kami ni Ipi talaga doon. Tapos pagdating doon sa gitna, maghuhubad ka pa ng sapatos, ng belt mo. Tapos tatakbo ka yung hingal na hingal na hingal. Alam mo, pagdating doon sa may gate, dumapa talaga ako. yung ilong ko kasha kayong lahat. Ganun, yung, ganun ako kapagod nung mga panahon talaga na yun. Kasi... Hindi ka pa naman physical. Ano, mukha ba akong nagtatakbo sa umaga? Mukha ba akong athletic? Diba? Mukha ba akong ganyan? Nagpapapawis lagi sa... Tapos, ewan ko talaga. Tapos ending, late yung ano yung eroplano. No? Buti na nga lang late kasi kami yung natitira na lang. Grabe na yung ano, Kali dito. Minsan po kasi ang problema at tayo na din, mga mamamayan, kulang sa disiplina. Tayo hindi din po mismo nagkakalat. Totoo naman to at some point. Totoo yan, pero hindi rin yan. Pero pag-usapan natin, bawal magtapon ng basura. Wala ka na makitang basurahan. Bawal umihi sa kalsada. Wala na ang public toilet! Wait lang, oo nga. Speaking of basurahan, hindi ko alam kung may nakapansin sa inyo sa but parang nabawasan ng mga trash can, trash bin sa mga mall. Parang dati kada may escalator meron eh. Pero ngayon parang nawala. Talaga? Ano, nagkaroon ng bomb scare daw yata. Ah. Kaya minsan sabi ko, ini-expect ko sa may mga escalators meron. Hindi na ngayon eh. Saan ka pupunta para magtapon ng basura? Sa kabilang mall. Magbubuka ng grab. Sersan tayo. Sa kabilang mall, magwatatapon lang ako. Itatapon mo lang. Yung pinagpakina ko ng piwi. Piwi talaga. Hindi humpy-dumpy. In fairness, nakakamiss yung piwi na yun. Magtatapon. Yung pala yun dahil sa bomb scare. Ah, kaya pala. Pero alam mo ba, sa Pilipinas lang ang ano, ang may guard ang mga mall? Ay, oo. At saka, entrance-exit. Kasi naalala ko sa Dubai, wala kahit saan. Akala ko natatama ako. Pasok ka lang talaga. Pasok ka lang. Doon ka rin nalabas. Walang exit entrance. Wala. Walang guard na, ano, na titignan ka. Walang security guard sa bansa. Sa Japan daw, wala daw trash can, pero malinis. Baka hindi mo lang alam kasi, ano, blurred. Charot. May basuran pero pixelated. Ay, ano to? Hindi mo alam ba? Basuran pala talaga yun. Hindi mo lang alam kasi pixelated. Kasi kaya malinis. Hindi mo alam kung na-shoot na yung basura o hindi. Oo, kasi di ba? Pag inano mong ganun, ay, nasaan? Hindi mo alam kasi nga pixelated. Hindi mo alam kung sumata-shoot yung basura. Kasi ayoko na. Ano ba namang klase itong pinag-uusapan natin? Yung pixelation, malalaki yung square. Oh. Ano to? Yung lumang pixelation. Chipa! Ito yung mapapachipa ka talaga eh. Chico, yung Papa Jackson. Chipa! Chipaan nights. Pero nakaray ka ng Japan, di ba? Hindi pa. Hindi ako sumama kalagandang karay. Nag-Singapore ako nun. Gusto ko makapunta ng Japan. Gusto ko lang patunayan talaga kung may pixelated. Hindi ako nakapuntang... Sa Singapore din, walang ano, wala security guard. Wala lang din. Yung mall nila, ganun din. You just go inside the mall. Wala kahit anong security guard. Eh kasi naman, sa kanila,
pag gumawa ka ng mali, may kalalagyan ka kasi. Meron talaga. Tama. Yun, feeling ko kung yun yung ma-implement dito, ganun din naman tayo eh. Masunuri naman din tayo, but pag yung mga Pinoy sa ibang bansa, masunuri naman ah. Kulang lang tayo ng infrastructure to, Feeling ko, to success. Number one, marami talaga totoong walang disiplina sa atin. Marami. Ano, kulang talaga tayo ng infrastructure. Halimbawa, eto case on point to ah, this happens every day. Pag ang bus, diba, nasa Makati, disiplinado. Magsasakay at magbababa kung saan ang sakayan. Paglabas niya ng Makati sa Commonwealth, kung saan-saan na siya. Kasi may infrastructure sa Makati. Oo, na dun lang. At malupit ang Makati. At may kalalagyan ka. Yeah, may kalalagyan ka. Hindi ka pwede makiusap sa Makati. Totoo naman. Pero pag sa Commonwealth, kala mo go-kart na sila. Pero ang lawak ng Commonwealth. Yan, diba? Oo nga. At least, buti nga yung sa EDSA. Di ba kaya ayaw na yata nilang ibalik yung dati kasi nga... Mas maganda na yung ganyan. Oo, may structure na ngayon. Oo, mas maganda na yung ganyan. Mas maganda na yung ganyan. Si Joe Marque nakapunta na ng Japan. Pero in fairness, no, may video ko na panood sa Japan. Hindi to blurred, hindi rin to pixelated. Mm. Yung bike. So, public, yung kumbaga, pwede ka magrenta ng bike. Ang video nun, ibabalik niya dun sa... yung bike doon sa ibang lugar na kahit kung saan ka pupunta. Tas ang galing nung yung mga mechanism nila doon. Yung bike ipapark mo ganun tapos kukuhanin nung machine doon tapos ipapark niya doon. Ang galing. Kumbaga may mga station. Iba sa ibang lugar mo na pwedeng ibalik. Robot. Pero 'di ba? Ngayon yung sa mga ibang mga restaurant may mga robot na rin, 'di ba? Pero ayoko nang ganun. Gusto ko nga matry yun eh. Gusto ko ma-experience. I have a confession to make. Sige, ano yan? May favorite kong restaurant na kinakainan sa Mega Ball. Hindi na ako magpupunta. Dahil? May robot? Hindi. Actually, hindi nga robot eh. Kasi dati nagpupunta ako doon because I love yung mga waiters, warm sila. Okay. Ngayon, hindi ka na sa kanila makikipag-usap. Uupo ka, i-scan mo yung pagkain mo. Tapos hindi mo alam kung na-order ba o hindi. Tapos kakausapin ka na lang pag isa-serve. So nawala yun ng human interaction. Hindi na ako nagpunta. Hindi na ako bumalik. Kaya lang kasi sabi nila, mas mabilis daw kasi yung ganyan. Oo. Pero minsan, wala na nga lang human interaction. We don't go to restaurants naman talaga to To just eat. Yeah, we go there for the interaction eh. Eh lalo ka na, di ba? Si Chika ka sa ganyan. Pwede naman yung sa toll gate nga eh. Umu-order ako ng French fries. Hindi naman naman French fries dun eh. Kasi parang feeling ko, di ba, boring. Wala silang kausap araw-araw. So kinakausap ko pagka ganyan. Pag nagbabayad ako, umu-order ako ng French fries. Minsan pa, in-order ko pa fry lang, pero large. Large fry. Gagawa niya ng paraan. Large fry. Hindi large fries. Large siya, pero fry. So, kamot siya sa hindi Makate. Yeah, sir, ano ba yun? Tsaka wala namang fries dito. Charot. Pampagulo ng buhay. Ito kayo, basahin ko ng ano kayo na pa to eh. Ano ba yun? Sa Chennai, India daw, madumi airport. Baka ang nakapark sa taxi bay. Baka naman hindi international airport yan. Ang point ko kasi, ang kaya natin napag-usapan yung airport, kasi yung airport natin sa Metro Manila, di ba, ang ating pangunahing airport. Oo. Di ba? Yan ang ating main international airport. Pero at least may mga efforts na rin yata para, i-upgrade. Lalo na yan, di ba, nung nakaraan, nag-brown out, di ba, parang siyempre, nakakahiya din sa mga, yung mga foreign, di ba, sa mga foreigners, kasi... Wala, affected lahat ng mga flights kasi nag-brown out. Nagkaroon pa ng Senate inquiry. Oo nga, di ba? So dapat hindi nangyayari. Yung mga ganong kalilit na bagay, yung nga lang airport natin, hindi magbabrown na pa ba? Kaya, di ba, doon ko na-realize na kung gano'ng kahalaga yung airport pala nung nangyari ang balita na yan. Kasi pag yan yung naantala, naalala ko din dati nung papunta ko, nung nasa Dubai ako, pabalik, nag-system, basta nag-crash. So, manual. Sa airport? Oo. Ito din sa atin. Dati yung terminal to. Ganon. So, wala. Humaba yung mga pila. Tapos nagbibigay na lang sila ng mga tubig. And, sabi ko, hala. Kawawa. Ang daming mga nakakancel ng mga flight. Naalala ko dati, nag-trending si Atom Arroyo. Bakit? Kasi nagreklamo siya dun sa transportation service. Yung parang wala siyang masakyan. Kasi wala siyang... Kasi wala siyang dalang sasakyan. So, kailangan niya mag-taxi from airport. Spinos niyan, tapos nabash siya. Privilege daw yung kanyang reklamo. Pero totoo yung reklamo niya So ang reklamo niya ay yung mahirap? Oo, galing ka ng biyahe. Mahirap kumuha ng Ako may reklamo ko, kailan lang inerik ko yun. Alam niyo yun, di ba? Ano yan? Nagpunta ako ng, saan ba ako galing na bansa? Thailand yata. Kailan lang, November.
Thailand. Oh, ngayon, siyempre, pag galing ka ng abroad, hindi mo aasahan na may Philippine money kay. So, meron ako GCash tsaka cards ko. Mm-hmm. Hindi ka pwede magbayad sa airport natin ng GCash. Alam mo ginawa sa akin? Pinapark yung kotse ko dun sa bukana ng parking. Tapos, papalit ka. Pinatakbo ko hanggang sa ground floor para mag-withdraw. Galing ka ng biyahe, ha? Just came from 4-hour flight. Ganun ka bulok. Yun lang. Eh, diba? GCash, may basic na nga yan. Basic yung GCash eh. Sa Boracay nga. Ay, hindi. Dubai pala kami galing nun. Titinda nga ng taho na may GCash. Yes. Airport diba? Natin, walang GCash. Parang yung parking basic natin, walang GCash. As in. Sir, park mo po dito, sir. Nasa ground floor po yung ATM. Sa ibang tao na hindi galing ng flight, di maintindihan yon. Pero pag galing ka ng 4-hour flight, makakapagod yun. Bababa ka. Wala. Eh ako, kaya ako pag mga ganyan, yung extra hassle na kailangan mong intindihin na, o dapat may Philippine money ka pagka, iisipin mo na eh. Pero kung meron nga namang available na mga ways para hindi mo nagawin yung mga hassle na yun, bakit? Eh sa ibang bansa, nagagawa naman. Sa atin, sa airport natin yung ano, hindi naman sa ano, nang uhusga tayo, pero alam yung totoo to. Meron tayo dyan mga locally employed na mga porters sa loob ng airport na assigned sila para tumulong ng gamit. Pero pag di ka nag-abot, masama yung... Hindi ka natulungan, hindi masama tingin. Tsaka parang ano, yung iba parang nagmamadali. Pero yun ang work nila, magtumulong sa mga may mga bagay. Yung ano, yung pag-uwi ng uncle ko, matanda na nga, di ba? Parang nagmamadali siya palagi. Parang, teka lang kuya. Pwede bang medyo ma-excite muna kasi nakita namin yung kamag-anak namin. Tapos medyo tumigil muna saglit. Ganyan. Pwede ano, makasam na. Gusto mo makiakap ka na lang din, kuya, kung di ba, kung kulang ka sa akap. Baka nakasaktan yung mga pinupuna lang naman. Alam nyo, totoo to eh. Okay. Naniniwala ko na yung mga nasa airport na they deserve a better working work infrastructure. Tsaka tayo, as a Filipino, naniniwala talaga ako na we deserve more than what we are having now, di ba? So, at kaya naman yun. Sana, no? Sana talaga mangyari siya. Kaya yan. Hindi lang ginagawa. So, okay na. Tumakbo ang tayo. Ang EDSA ay ang pinaka... ang pinakapangunahing ano? Kalsada? Di ba? Tawag nito, ano yan? Thoroughfare. Ano ba ang thoroughfare sa Tagalog? Kalsada. Di ba? Ano ba? Wala. EDSA is the number one thoroughfare in the Philippines. Nagagandahan ka ba sa pagkakasimento ng EDSA? May mga hindi. Hindi. Hindi talaga. Di ba? Main thoroughfare natin yan, ha? Naku. Ang pinakasikat na kalsada sa Pilipinas yan. Yan, di ba? EDSA yan. Libre yan. So, yung iba pwede isipin, libre lang, makikidaan ka na nga lang. Kakapiranggut ng EDSA, napaka-eksi niyan eh. Yun ngang tollway, may bayad na. May lubak pa rin eh. Sa Pilipinas yon, di ba? I mean, di ba, hindi natin deserve to eh. Ito lang naman yung point ng pinag-uusapan namin. Natin, di ba? Hindi natin, we deserve more than this. Diba? Nagbabayad pero may lubak. May nagbabayad, walang ilaw. Pero ang mahal pa. So, alam niyo, nagbabayad, may debris. Pa-aksidente ka. Tsaka sa atin lang yung kechika, may malaking lubak sa kalsada na 7 buwan na naandun. Na pag may namatay doon na nakamotor, tsaka pag na-media, tsaka tatambakan. Ayon sa ulat ng local government unit, ay ginagawa nila ng paraan para matabunan ang nasabing lubak. Ang report... mula sa ating kasamang si Kuya Chico. Pasok dito. Gina. Napasok ko na. Di mo ba? Ramdam mo ba? Anong nangyayari dyan, Kuya Chico? Kamusta yung lubak dyan na malaki? Okay naman yung lubak. Ako, hindi ako. Nalubak ako eh. Naano ko dito. Eh. Hindi naman nila inaano dito na ano. Ha? Hoy, ano yung dito? Totoo, sa atin lang yan. Yung mga kailangan mamidya yan bago ano, di ba? Ganun yung sa mga akin lang yan. Ay, nako. Pilipinas, bayan kong mahal. Naku, mukhang ba uuwi sa ganun ang programa natin? Masaya yung una. Hindi, kasi ano naman, kumaga, napag-uusapan lang naman din. Oo. Bilang, pwede naman pag-usapan. We can actually talk about, you know, everything and anything. Pwede, pwede. O, tulingan, napag-usapan natin eh. Diba? Siguro sa susunod ang pag-uusapan natin ay Schumann Resonance. Handa ka na ba? Pasok! Ano yun? Schumann Resonance. Yung resonance, alam ko pa yun. Yung Schumann. Ano yun? Ano to? Basta apelido yun eh. Siya yung nakaimbento no, na
na yung earth daw yan, yan. Ay may heartbeat. Ah, talaga? So yung may pulse, pulsating ano. Pulse, oo. Oh. Oh. Magbigay ng halimbawa ng mga nagpa-pulsate. Ayan. Mga nerve endings na matatagpuan sa... Saan? Nako. Di ba kaya yung isa sa thumb? Kaya di ba yung pagkapulso, hindi pwede yung thumb kasi may sariling pulso yung ano eh, thumb eh. Human resonance are a set of spectrum peaks yan. In the extreme low frequency portion of the Earth's ionosphere. Electromagnetic field spectrum. Ayop, di ko nandiyan. Electromagnetic sa ionosphere yon. Talaga ba? Iba. Ang pinaka visible ano niya, Kuya Chico, ay ang Aurora Borealis. Taray, diba? Aurora. Oy, diba? Gusto ko makita yun. Gusto ko makita yun, Northern Lights. Northern Light, oh. May Southern Lights ba? Meron din yata. Meron, kaya lang. Pero Aurora Borealis. Kasi Kuya Chico, yelong-yelong na yung Southern Light eh. Gusto ko makakita. No? Feeling ko baka maiyak ako. Ang OA ko dun. Pero baka Aurora Borealis. Aurora Borealis. Pag nakikita ko yung... Siguro pa bading na bading ako. Magiging si Aurora ka. Di ba? Ibig sabihin ng Aurora ay ano, di ba? Light. Ano ba? Tama ba? Ang Aurora ay light? Hindi ko alam. Aurora... Aurora Beam? Aurora... Ano yun? Ipantira ng Pokemon yan eh. Aurora Beam. Sino ba may ganyan? Si Psyduck yata may Aurora Beam. Pag sumasakit yung ulo niya, Psyduck. Aurora Beam, malakas yun. Ay, nako. Ano to? Basta yun. So, apparently, yung human, yung heartbeat nga ng Earth, meron siyang specific na sukat na itong nakaraan daw, parang few months ago, nagbago daw yun. Nako. Yung normal, hindi naging normal. Naging nag-spike up sila lahat. Nako. Ano kaya yung cause niyan? Yung cause, hindi alam. Pero ang effect, sinasabi daw nila na meron daw siyang effect sa atin daw na naninirahan dito. Na nagbabago daw yung intuition daw natin. Mas tumataas daw. Nako. So, kumaga, kaya... Maraming mga asawa mag-aaway nito. Sabi daw ganyan, di ba? Parang... Women's instinct. Parang nag-i-improve daw tayo. Parang ganun. Kung baga 3D, nagiging parang 4D na parang ganun yung dating niya. Ganyan. So, hindi pala maganda yung effect niya. Sabi, wag ka daw magtaka kung baga parang biglang lumakas daw yung... Kasi, di ba, yung nagkaroon ka ng spider sense. Yung mga normal nga lang, tamang hinala na eh. Oo, so ngayon, di ba, mas lumakas na. Ay, hindi, dahil sa human resonance, tama yung hinala ko. Ha? Hindi ka naman umuwi. Kasama mo na naman si Jomar. Kawawa na naman si Jomar. Madamay na naman. So yun na nga. Yun nga daw. Sabi ni Bernardo, JS from Tutule to airport daw, to Lubac to ano, heartbeat ng Earth. Ganda yan, ha? O, diba? Ang dami na nating napag-usapan. Ang dami na nating nasa science daw yung topic. Kaya nga eh. Kasi, diba nga, napag-uusapan lang naman. Pagod na ako. Aroy naman. Hello po sa mga nakaandabay sa atin sa ating Facebook Live. O, hello po sa inyo. At sa lahat po ng mga hindi nabate. Alam nyo na ha, so ipagkalat nyo na, every Wednesday gagawin natin ito. Every Wednesday. Yan ha. Wala pa tayong title. Ayun na nga, di ba? Yun nga yung chipa. Agenda dapat nito. Baka maging chipa talaga to. Baka chipa na to. May chipa po ba mamaya? Yes, magchichipa kami mamaya. Makikichipa ka? Saka ganun dapat yung paalam. Di ba? Pagbukas ng elevator. Yun ang sasabihin. Saan punta? Chichipa po. Chichipa. Magaling ka bang chumipa? Okay, ibig sabihin. Dahan-dahanin mo yung... Baka magkamali ka. Chipa. Chipa. Oo nga. Chico and magaling. Papa Jackson. Ibig sabihin eh, may ano ka ba, meron ka bang saktong paglakad, ganyan. Yan. Pagbukas ng pinto, di ba? Dapat gagalingan mo yan eh. Pag andito ka bilang magaling na taga-chipa, kailangan, alam mo na hindi ka dapat maingay. Di ba? Ganon. Hindi ka dapat nagsisigaw habang nagpo-programa, ganon. Yan. So, yun yung para matatandaan kung magaling ka. So pagka umuwi ka ng bahay, napagod ka, kakachipa, di ba? kasi di ba?
Ganun ang sasabihin. Yung mga nagtatanong mo sa akin kung pagkatapos ba ng may programa ako. Chichi pa. Actually, baka next Wednesday, baka wala na. Ah, so ngayon itutuloy mo. Pero siguro mga... baka si pag... mga hanggang 10... Ayun ko. Bahala na. Pero tonight, oh, in airplane. Sabi ni Robert, so pwedeng tumawag? Wag na, Robert. Ay, pwede na. Kasi mag-aalas 9 na. Magpapag-game ba tayo kahit yung mga laro mong hindi ko nag-gets kahit kailan? Ah, sige, maglaro tayo ngayon. Nakasama tayong lahat dito sa... Gusto mo yung bigla? Gusto mo yung kung anong maisipan na dito sa Gusto Kong Sumama Game! Oh, eto na ha. Siguro naman gagawin ulit natin ngayon to ha. Hindi ko to nag-gets kahit kailan. Gusto Kong Sumama Game, ha? Pupunta tayo sa isang bagay, ako yung magsasabi nun. Tapos, i-determine natin kung kasama ka dun base sa dadalihin mo. Ano ba yan? Ganun lang kadali. Ganun lang kadali, ha? So, eto na, simulan natin. Oh. Dahil Wednesday ngayon at wala pa tayong title, pupunta tayo sa... Ano? Pupunta tayo sa... Zimbabwe. Layo naman nun. Bakit ba? Pupunta tayo ng Zimbabwe. Okay. Para katagpuin si Barvorskiay. Barvorskiay. Oo. So doon, kasi dahil malayo yon, Papa Jackson, dahil malayo yon, ano tayo doon? 1 year tayo doon. 1 year? 1 year. Ganun tayo katagal. 1 year. Oh, eto na. Sa 1 year natin doon, magdadala ako ng Jolene. Kasama ako doon. Tandaan nyo, 1 year tayo doon. Nagdala ako ng Jolene kasama ko. Ikaw, anong dadalhin? Kutsinta. Ano? Kutsinta. Hindi ka kasama. Hindi ka kasama. Isipin mo kasi yung dadalhin mo. Nagdala nga ako ng Jolene eh. 1 year nga tayo eh. O Jolene. Ikaw kutsinta. Hindi. O ano tignan natin. Ito itong bisita dito hindi nagsasalita. Ano dadalhin mo? Walis daw. Hindi ka rin kasama. Walis. Lumabas ka na, hindi ka kasama na. Eh, ito yung katabi, ano? Lapis, hindi din. Ano pa, magpareho kayo, magkasama nga kayo. O, yung mga mamis natin, ano pong dadalihin? Jolene ako, ha? 1 year tayo dun. Ha? Bola, hindi. Sunod-sunod. Kahit ano lang. Kahit yung pamangkin nyo, ganun. Paano ba ito? Sino susunod? Ay, nako, Sheena, ano? Octopus, hindi. Kuya Fur, ano? Hindi siya, ano hindi pa na palaruin to? Alam mo kahit... Tignan mo, may makakasama dito. Guys, nagdala ako ng Jolene. Oh, sabi ni Jericho Chinchontik, magdadala siya ng French fries. Kasama siya. 1 year kasi tayo doon. Nagdala ako ng Jolene. Nagdala siya ng French fries. Anong mechanics na ito? Hindi ko sasabihin. Ikaw na ulit. Ay, okay. So, ako nagdala ng Jolene, tapos nagdala siya ng French fries. Ako na ulit, 1 year tayo, magdadala ako ng manok na buhay. Manok kasama na buhay. Ko. Ha? Jolene, French fries, manok na buhay, kasama ko. Ikaw, ano na? Bagong sapatos. Hindi ka kasama. O, Sheena, ano? Apple kasama si Sheena. Kasama na siya. Ang galing. Kaya lang, baka naka-ano ka lang, baka naka-chamba ka lang. Oh, sige, dalihin mo dito, dali. Ano dadalhin mo? So, nagdala ka ng apple. Galing, di ba, Jolene, French fries. Ano yung sinabi ko? Manok na buhay. Tapos nagdala ka ng... Apple. Apple, kasama ka. Oh. Oh, sunod ko dadalhin. Oh, ano? Mangga. Question mark yung utak. Ano huli mo dinala? Mangga. Ituturo ko sa'yo, sir. Bigyan mo akong 500. Mangga. Oh. So, mangga. Oh, ito na, ha? Magdadala ako ng
ano ba? Magdadala ako ng jug. Kasali ulit ako. Kasama ako. Parang may naiisip ka na, ano? Paano to? ano, guys, jug yung huli kong dinala. Ano? Ito si Hazel, magdadala ng jumper. Kasama siya. sige lang, magdala ka lang. Baka may, baka makatama ka na ngayon. Magdadala ko ng ano? Laptop. Hindi ka kasama. it's a no. Hindi ka kasama. Paano ba ito nilalaro? Basta magdadala ka lang. Lulululululululul. Teka lang, ano yung mga dinala? Nagsimula tayo sa Jolene. Tapos French fries. Manok na buhay. Tapos apple. Mangga. Tapos jug. Doon tayo natigil sa jug. Tapos may nagdala ng jumper. Ayun, doon tayo natigil sa jumper. O ano yung susunod? Kuya for ano? Kuya for ano? Magdadala ako ng atis. Ang galing, kasama siya. Kasama siya. Atis. Nagdala siya ng atis. Parang nagigits na niya. Oh. Hindi ko nagigits. Nag-bobo dito. Atis. Natigil tayo sa atis, ano? Ano yun? Jumper. Atis. Ano na susunod, guys? Aparador daw, sabi dito. Hindi. Alimango, hindi din. Sabi ni Aja, scalpel. Kasama siya. Atis. Scalpel, kasama siya. Scalpel, okay na, ha? Next, ano? Wala kayong magdadala? O, Kuya Fern, ano nalim mo? Octopus. Octopus, kasama din siya. Scalpel, octopus. Ano na? Baka makasama ka lang, magdala ka lang. Singkamas. Paano to? Hindi. Hindi ka kasama. Ay. Octopus tayo, ha? Ano na susunod? Malapit na natin mapuno. Mabubuo na natin. Hindi mo na makakasama. Gusto malapit na kayo umalis. Maganda akong libro. Hindi ka kasama. Hindi pa rin? Sige lang, magdala ka lang. Ako na magbabayad ng plane ticket. Makasama lang. Makasama lang. Paano to? Sabi ni Joy Marasigan, magdala daw siya ng newspaper. Kasama siya. Galing sa scalpel? Octopus. Octopus. Scalpel, octopus, newspaper. Octopus. Na. Isa na lang, guys. Isa na lang. Aalis na tayo. Notebook. Hindi. Huwag mo kong turuan. baka may madala ka lang. Baka may madala ka lang na mapasama ka. Ano yung last? Newspaper. Isa na lang. Aandar na tayo. Galing sa? Octopus. Scalpel. Octopus. Newspaper. Magdadala akong gagamba. Ano gawin mo sa gagamba? Wow! Wala lang. Desperate na lang ako. Kahit gagambang botsog pa yan. Hindi ka makakasama. Dali, sige lang. Baka lang may baka lang may maisip ka na mapapasama ka. Tumblr. Hindi. Sige pa. Sige. Ano, random things. Rambutan. Hindi. Egg. Hindi. Brief. No. Hindi ako pwede magdala ng brief. Hindi. Pakalog-alogin mo lang ng ganon. Dali, baka may makasama. Flashlight. Hindi din. Office chair. No. Ito mga nagko-comment sa wala namang matulong ito mga to. Ba't ka kasi dyan kumukuha? Ano pa? Dali. Hindi ko ba nagigets? Ay, makakasama ka. Dali, oo. Duhat. Ang galing! Kasama ka na! Kalpel. Ang galing. Oh, nakasama ka na. Ay, alam ko na! Magdadala ka ng upuan! Wala na, tapos na nga. Hindi na, naiwan na yung upuan. Nakasama ka na nga sa duhat eh.
Boba kulit. Naiwan. Tama ba? Ang galing. Nakasama ka na sa duhat. So, yung duhat, no? Kasama. So, next week, huwag niyo ituro. Para next week. Next week, may iisipin ka ulit. Anong dinala after scalpel? Octopus. Tapos newspaper. Tapos duhat. Newspaper. Hindi ko parang nagigets. Hanggang mamaya, iisipin niya yan. Pero hindi namin nasabi. Sabi ni Chichi, hindi pa rin niya gets. Actually, hindi ko gets. Nahuhula lang. Wag niyong ikwento ha. Yung mga nanay sa booth. Malapit dumugo yung mga tenga. Sabi ng mga mami, ano ba itong pinagagawa? Hindi nila maisip. Ay, nako. Pero si Sheena, naka-economy lang yan. Naka-chamba lang to. Naka-chamba lang yan. Sa susunod, hindi na yan makakasama. Ano ba yan? Kalahan nyo, ha? I-PM nyo nga sa akin yung mga dinala. Aaralin ko. Tignan mo, aaralin niya na yan. Aaralin nga I-PM niya sa akin. Dali. Naku, magigits niya na yan. Actually, pagka sininsayo, magigits mo na yun, eh. Madali mo magigits, promise. Sige, i-PM nyo na kay Papa Jackson yung mga dinala natin. Huwag nyo ituturo, pero yung i-PM nyo sa kanya yung mga dinala. Tignan mo, magigits niya na yun. Ang bobo ko pag hindi ko nagets. Pwede kasi yung iba kasi hindi din, eh. Yung iba hindi. Sabi dito, dumagdag pa sa isipin. Kaya nga, ang dami na problema, eh. Hala, ang dami sige. Na natin pinopro. Ay, alas 9 na. So, there you have it. Naitawid natin ang unang episode ng programang... temporary lang. Temporary. Programang temporary lang. Yun na yung title. Temporary lang. Temporary lang. Gabi na. Chiba! Para mas maganda yung bikakayong pagkakasabi. Chiba! Ayan. Para... Chiba. Ay, nako. So, yeah, maraming salamat, Spouse. So, ikaw, di ba? Uupo ka? Oo. So, ito, Papa Jackson, itawid nyo na. Pero wag nyo ituro sa kanya yung laro, ha? Parang awa nyo na. Ipadala nyo sa akin, dali. Padala nyo lang yung listahan ng pinagdadala natin na pasok. I-type nyo na maayos, ha? I-enter nyo para ano. Yung sumama. Oo, ganyan. So, yeah. So, ako'y papaalam na. Maraming salamat, Papa Jackson. See you again next week. Wednesday, no? Wednesdays. Oo, kada Wednesday. Gawin na natin ito. Yes. Ang gabi na? Chiba! Okay, ito talaga naging... Ay, nako. So, it's bye-bye time na. Bago ko magpaalam aking mga socials, alam nyo na ha, at Kuya Mong Chico, KUYAMONGCHICO. Follow, like, at share. Sa mga pauwi, mag-ingat. Sa mga papunta kung saan man, mag-ingat din. Okay? Until then, this has been... your DJ. Ako po si Kuya Chico. Your favorite DJ. And I'm Papa Jackson, your not so favorite DJ. Wala akong ganun eh. Unfair. Papagawa ko ng ganyan. Not so favorite DJ. Okay, your favorite-ish. Pagawa ko. Saying goodbye. Take care and you go far. Keep it right here at Energy FM. Iwanan namin kayo with Juan Carlos sa kanyang awiting Beautiful Girl. Tandog sa mga beautiful dyan. Kami po ang number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo!